my gosh, artist na ako. Ito ka dito sa ABS-CBN. Ayan, recording artist. Oh. Malabo man ang pininig. Sobrang pangit ng boses talaga. Ay, yakap. Oh my God! 14 ka lang, iba 15. Puro lang itong isa. 15 puro may warna dito naman itong isa para bago mo yun. Sobrang tagal mo na walang kulab. Mas bago yung kanya kasi ikaw na naman nagbigyan ka ng 30. Okay lang ako, happy ako. Meron na lang siyang pubic hair. Totoo ba yun? Bo. Sabi ko, natural lang yun, huwag mo ikaya. Saan ba banda? Dito po, tsaka konti sa loob. Mami, kinabala kasi nakita ko yung kay Ate Ina. Ako sa YouTube. O, diba? Kinaya ko kahit ako lang. Hindi ko kailangan ng tulong na iba para tumaas ang subscribers ko. Kalawang papigalang lang. Let's call Mami Kat, okay? Hey. We call Mami Kat. Mami Kat! Mami Kat! Come here, come here. Mami Kat! Mami Kat! Mami Kat! Mami Kat! Come on! Come on! Come here, Mami Kat! Yeah. Promise rin si Ate Kiana at saka Ate Pei. Tapos, nakita ni Mami sa CR. Paye, mahal niyo ba talaga ni Kiana yung bawat isa? Balita ako na wala, do, na wala mo daw yung promise rin niyo daw. Apo. Hindi kayo magkaaway. Niyo? Ano ba? Nawala niyo ba? Nawala ba ni Paye? Nawala ko po. Nasa akin, nandun po yung sa akin, nasa banyo. Yung sa'yo, ano? Nasa banyo po. Yung sa'yo? Hindi, yung kay Pai daw ang nawala. No, nawawala po talaga. Hindi kayo nag-away? Nagalit po ako sa kanya. Nagalit ka sa kanya? Opo. Kasi nawala mo yung promise ring. Akala ko ba forever? Ibig sabihin ng promise ring, yun yung nagsisimbol ng pangako niya sa bawat isa. Opo. So, hindi mo nahanap pa yung sa'yo? Hindi. Eh, yung kay Kiana? Binalik ko na po sa kanya. Binalik mo na sa kanya yung alin? Yung promise ring niya po, nawala niya rin po yun. Nawala mo din? Yeah, hindi ko po nawala, tinago niya po. Kinuha niya po sa CR. Asa napatingin? Nandun po sa CR. Ah, CR daw.
Baka pares kayo nakakawala. Yung sa akin po talaga uni na wala kasi kakapasok ko lang po ng CR na nagilamas po ako. Paglabas, tinanggal ko po kasi yan kasi malalagyan ng cleansing balm. Paglabas ko po, nag-CR po siya. Tapos, pagpasok ko po ulit ng CR, wala na po dun. So, expect ko na sa kanya yun, kaya siya po yung pinagbintangan kong kumuha. Eh, wala naman daw po sa kanya. Kailan nawala yun? Nung ano po, last kasi kung nawala last, po last, yun. Last week. Ano yung kay Kialdo na kanino? Mga Tyrone. Asa na anak? Nasa CR lang po naligo po kanina. Asa kaya po? Pagbintangan si Tyrone niya. Kasi siya po madalas sila dalawa ni Iga nagtatago ng ano, pag nakakaiwan po. May tinago po ang kapito po. Hindi, yung promising palagi. Oh, promise ring pa kayo. Tapos simpleng sing-sing, di nyo matago. Ano pa kaya mga promise nyo? Kasi nasa CR ako kanina. Nasa CR kami kanina. Nakita ko to sa lapag. Sa akin po, yun. Di ba nasa lapag lang ng CR to, Kiana? Nasa lapag po. Nasa lapag. Kasi kung ando nyo sa taas, makikita mo nyo sa taas, di ba? Nasa lapag to, nakita ko. Yung ano yan, po, nawala mami. Na nga ni Pai, nawala mo din. Yung kanya po, mami, kasi inubad ko po totoo'y naliligo. Yung kanya po kasi, mami, possible po na nahulog sa sink kasi doon niya daw po pinato. Eh, okay, bakit nyo siya nahulog sa lapag? Hindi, tinubad ko po kasi talaga. Ito, may uwang po kasi yung sink ng mami. May ganun po na pwedeng malusutan doon. Eh, maliit po yung kanya. Ano yan, Pai, hindi rin ingatan yung promise ring mo sa kanya. Ano ba yan? Hindi wala yun na yan, pagkakin niya. Ay, nako. Una-una, mami, sinisisi niya pa ako na ako daw po kumuha. Kasi ikaw lagi nagtatago. Ikaw nagbigay, tapos pinag-isipan ka na ninakaw mo. Kasi ugali niya po yun, tinatago niya po palagi. Binawian niya po ako nung tinago ko yung promise ring niya. Tapos nung last na ako po, sinisi niya na hindi naman ako nung kumuha. Paano yan, Paye? Eh, ang bumalik kay Paye, hindi niya rin iniingatan. Ang binalik mo sa kanya, hindi mo din iniingatan. Nakita namin siya na pag, ano? Ikaw yung promise ring, gano'n nga lang. At least ako, di ko nawala. Yes. Hindi mo nawala kasi nahanap namin. Ikaw din nahanap nila on. Sayang yung mga promise ring nyo. Sayang sa pera. Sino ba bumili ng promise ring? Pera po namin dalawa. May pera na kayong dalawa? Mayroon na kayong savings dalawa para sa future nyo? Ako po bumili ng promise ring niya. Siya po bumili ng promise ring kung gano'n po. So, ang sinayang mo ay yung pambaon ni Kiana na dapat pamasaya niya ng ilang araw. Ikaw naman, ang sinasayang mo ngayon yung tinatrabaho ni Pai sa fab na sahod niya. Ay, nako. Forever kayo, Paye? Ano, forever kayo? Kung talagang gusto mong hanapin, pumasok ka doon sa sink. Mami, kinalikot ko po yung sink. Promise po. Pati yung sink, pininggan mo? Mami! Tinignan ko po, as in, wala po talaga. Puro buhok lang po nakuha ko. Sa kaplema. Yuck, tangina. Eh, mami, kasi di ko maano po. Tama ba yun? Kung hindi mo ako pinapahalagahan, mag-break na lang tayo. Sarado mga pinto. Usap tayo. Mag-usap lang po kami, ah. Okay. Asan yung promise ring? Hindi, Hal. Kasi, tinan mo, napansin pa nila, Mami. Imbis na nananahimik tayo. Mm. Actually, bakit ako mananahimik pala? The point is, lagi mong winawala yan. Tapos... Hindi, yung iyo. Asan kaya yung iyo? Nga, ang point ko, lagi mo kasing winawala. Tapos ngayon, ako yung nakawala, ganyan ka. Hindi ko siya winawala. Tinatago mo lang. Anong tinatago? O, hindi mo winawala, pero burara ka. Hindi mo iniingatan. Hindi mo naman pala kaya ingatan eh, o. Miski yung promise ring. E di maghiwalay tayo kung ganyan. Nasaan yung iyo? Wala nga, diba? Nawala ko nga. Ayaw mo pa kasi aminin na nasa'yo. Lagi mo akong sinisisi. Ugali mo yan. Nawala mo. Ugali mo yan, ginagantihan mo ako kapag may ginagawa ako sa'yo. Ugali mo yan, Kana. Nagilan mo yan ganyan. Nawala mo yung iyo, Hal. Tapos ako sisisi mo na sa'yo. Eh kasi ikaw naman lagi nagtatago eh. Bakit pa trip mo magtago? Sa totoo lang. Bakit? Ano mapapala mo sa ganun? Nung nawala yung iyo, binintangan mo ako. Sa akin mo pa binintang, wala naman sa akin. Hindi sana binigay ko na nung nakaraan pa. Kung hindi mo kaya keep yung promise, pag-iwalay na lang tayo, hindi mo pala kaya. Iniiwan ko lang sa banyo kasi naligo ako. Naligo? Ilang beses ko sinabi sa'yo, di ba? After mo palagi, kunin mo. Sa'yo nga nawala eh. O anong magagawa ko inuwala na eh? Bakit kailangan sa'yo iwawala mo rin? Hindi ka nag-iisip? Ilang beses ka na sinabihan sa ganyan mo. Alam mo, mag-iwalay tayo kung ganyan ka. Ano sinasabi ko dito? Di ka naman nakikinig. Nung dahil lang dun, iwalayan mo ako? Eh bakit? Eh, hindi mo kaya eh. Hindi mo kaya mag-keep, oh. Parang lahat ng pangako, ano,
Nagalit ba ako sa'yo ng ganyan na wala mo yung promise ring ko? Ba't sinusumbatan mo ako ngayon? Hindi kita sinusumbatan. Ano tawag mo dyan? Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi ko lang. Sinasabi? Sa akin nga, nandito pa. Visible pa siya o sa'yo. Wala na, diba? Ikaw yung hindi nag-iingat. Eh, paano kasi? Paano mawawala nga? Yun, nandun lang yun after ko mag-CR. O, sino na next nag-CR? Ako. After ako. Ako. O, ikaw, diba? O, paano hindi kita pagbibintangan? Wala ka na mo kasi. Hindi mo mawawala yun kung nandun lang. Wala kang ebidensya na nasa akin. Wala kang ebidensya. Gawain mo nga kasi, ayaw mo ibigay. Wala kang ebidensya na nasa akin. Kasi una sa akin, kung may ebidensya ka, ibibigay ko, eh wala eh. Sa akin mo lahat sinisisi. Ano mo, parang hindi ka nagkakaganyan, kakahayap ng promise ring mo. Babalik ko na lang yung perang pinangbili mo. Kaya sa ginaganyan mo ko. Hindi ka marunong kasing mag-ingat, tapos sasabihin mo ganyan. Ako pa? Ako pa? Hindi ka marunong magpahalaga ng mga ako? Ilang beses? Ako pa? Hindi ka marunong. Hindi na kaya, babayaran ko na lang. Hindi ka marunong magpahalaga babayaran ng mga ko na lang. Hindi ka marunong magpahalaga ng mga binibigay ko sa'yo. Ikaw nga ito, lagi nakakawala. At least visible siya. Visible. Hindi, babayaran ko na lang. Kasi wala. Babayaran ko na lang kaysa nagkakaganyan ka. Well, wag na. Nakakahiya naman eh. Hindi mo lang talaga kayang pahalagaan yung binibigay ko sa'yo. Hindi mo kayang ingatan. Tigilan mo na hindi mo kasi na-appreciate yun. Hindi mo kasi na-appreciate. Ano na-appreciate? Pinagsasabi mo. Hal, binigay ko nga yun sa'yo. Pinawala nga. Bigla din itong kung nga lang pinato. Anong pinaglalaban mo dyan? Oh, huwag mo sisisi sa akin. Kasi ikaw nakawala. O kaya nga babayaran ko na lang sa'yo eh. Kasi nagkakaganyan ka. Ano magagawa ko eh? Nawala na. Hindi ko pinapabayad, Hal. Ang akin lang, sinabi ko lang na hindi mo pinahalagaan. Yun lang naman yung sa'kin. Daming pang pinapoint out dyan. Habang busy sila mag-away, kami naman ni Tyronia ay busy sa paggawa ng tula niya, ng presentation niya sa school. Isinila sa baryo, Balat, Caloocan. Hindi kayo hihinto sa baryo, ano? Isinila sa baryo, Balat, Caloocan. Yun, ganun lang. Mesora Aquino ang pangalan. Yun. Isinila sa baryo, Balat, Caloocan. Huwag ka magmadali, anak. Hindi siya minamadali. Ano siya? Clear. Isinilang sa baryo, Balat, Caloocan. Ganun siya. Hindi siya isinilang sa baryo, Balat, hindi siya ganun. Melchora Aquino ang pangalan. Melchora Aquino ang pangalan. Ididiin mo yung pangalan niya, anak. Isinilang sa baryo, Balat, Caloocan. Melchora Aquino ang pangalan. Tama. Pero mas kilala na kilala. Dati nabubulas ako sa kilala. Nagmamadali ka kasi, anak eh. Pero mas kilala natin siya. Okay. Normalin mo lang. Kilala. Kilala. Ano, pero mas knowing natin siya. Gusto mo yung ganun ko na lang. Mas knows natin siya. Pero mas kilala natin siya bilang tandang Sora na naglingkod sa ating bayan. Siya ang tinaguriang ina ng himagsikan dahil sa pagtulong niya sa ating mga katipunerong nakakailangan. Parehas kami may regla ng girlfriend ko. Ayan tuloy, parehas mainit ulo namin. Alam mo kung ganyan ka, huwag na lang tayo mag-usap. Taas-taas mo na naman. Ano? Wala pa magsasorry sa ating dalawa? Alam mo naman ako magsorry. Ako ba nag-umpisa? Baka pwede na magpahinga. May pasok pa ako bukas, di ba? Tapos na po kayo mag-away, pwede na pong matulog. Ay, hold on, baby. Midnight po. Grabe, sobrang excited na ako maglipat sa bago naming bahay. Kasi unti-unti na siyang natatapos. Tapos na-excite ako sa malaking dressing room namin ni Jowa. Ganun talaga, mas kailangan ng mas malaking kwarto yung mga damit namin kaysa sa sarili naming kwarto. Kaya balistad. Mas malaking dressing room namin, be. Nagpunta ako nun sa kabilang bahay kasi ayoko nga silang makita. Sinadya ko talagang tulog sila. Tapos, nakita ko sila Kiana at si Pai nakatalokbong ng kumot. Kaya sinumbong ko kay Harvey na hindi nakakatuwa yung ginagawa nila. Pinatawag ko kayo kasi nagsabi ko kay Ate Marie tsaka kay Rino concern ko about sa magtatabigay sa kwarto. Gusto mo mag-explain pa niya? Kasi nung pumasok ko si Ate na matusap ko ako magdala, eh syempre, sabi niya po sa akin na nagsabi na nga daw po sila Ate sa inyo. Sabi ko, nalit po ba si Umi? Sabi niya, pinagsabihan ako kasi baka nga daw makita tayo ni Pero. Sabi ko, ah, okay, kasi di ba nag-uusap naman tayo? Kasi ayun, inaasar-asar daw po siya ni Ate na nahuli daw po, ganyan. Sabi ko, oh, wala naman na ginagawang masama. Sabi daw po ni Ate, parang bigla daw po kami kumalas. Eh, no time po kasi na, inaangkok na dito, Mami, tapos nilalambing ko po. Yun po, hindi ko na po alam po. Parang siya nilalambing? Kaya ka po siya, Mami. Okay.
So, yun yung inapag-usapan nyo. Hindi kasi yan ang sinasabi ko kay Kiana. Ang sinasabi ko kasi kay Kiana pa yun ito. Wala akong pakay kung pinipinger pa ni Paya hanggang siko. Wala na akong pakay lang. Dahil hindi naman ako ang talagang nakakita sa inyo. Kung may ginagawa ba talaga kayo, wala. Ano kaya sa tingin mo yung mali na nangyari mo? Kasi ang issue niya, may ginagawa kayo, di ba? Hindi na issue. Ano ang mali siya na pangyayari yun? Ano sa tingin mo? Yung makita ko kami yung channel ng ganito. Exactly. Na may reason kung bakit pag minsan wala yung bata, kaya na doon ka na humiga, okay lang naman. May reason kung bakit naglalatag sa lapag, di ba? Kung bakit doon siya natutulog at nandito ka. Kasi pay ang ano ko kasi dito, kinausap ka na ni Mami, kinausap na kayong dalawa ng nanay ko, di ba? Ilang beses ko nang sinabi, nalilito pa yung bata. Support na ako ng LGBT, of course, part ako nun. Pero yung, sigurado ba kayong tulog na tulog sila tayo niya? Sigurado ba kayo na minsan hindi kayo narinig yan pag nag-aaway kayo? Or magkatabi kayo matulog? Gusto mo bang pay lumaki yung anak ko na nasa utak niya pag 18 years old kung pwede na pala yung may kayakap? Na nasa lapag, papayagan ni Mami Oni. Tingin mo ba? Yun yung number one dun. Hindi, di ba? So, ba't mo ginagawa? Ba't mo kailangan lambingin? So, pag mag-aaway kayo, ano mo na, babasagin mo na yung pagiging inosente utak ng anak ko. Di ba? Alam mo yung ginawa mo, Kiana, at saka pare, isang malaking kabastusan sa pagiging maluwag ko sa inyo, pagiging mabait ko sa inyo. Putang ina, Kiana, kailan kitang tiresyon na kung umuwi ka ba sa inyo? Hindi, tanggap lang ako. Hindi ko alam kung galit na nanay mo o okay lang ba sa tatay mo, wala akong paki. At alam niyo kung paano ko pinatahimik itong dalawa. Okay, makialam, hayaan niyo muna ako na muna. Intindihin niyo muna yung sa inyo. Ang luwag ko sa inyo. Pinagsasabihan ko si Kiana, kaya nakabiruan mo ako kasi Mami Oni ako eh. Pero pag nagbago ang tono ng boses ko, ibig sabihin po, tang ina mo, bastos ka na. Hindi ko kailangan yung may ginagawa ba kayo o wala. Andun kayo sa first take, nasa kwarto kayo ng bata. Na si Ika, hindi ko pinagjojowa dahil bata. Si Tyronia, na wala pang experience sa kahit na anong love life. Tapos putang ina, gagawin nyo na magkatabi kayo sa lapag, nagyayakapan kayo, naglalambingan kayo. Gano'ng kakapal ang kabastusan ninyong dalawa sa pinapakita kong pagiging maluwag sa inyo? Paye, kateng-kate? Kateng-kate, Kiana? Hindi mapigilan? Kinausap na kayo ah! Kung gusto nyo, kasi ara kayo o ano. Huwag nyo yung maintak yung ano yung anak ko. Tsaka si Ika, hindi. Dahil huwag din, nasisisiyan ako. Tangin na hinayaan mo eh. Hinayaan ko kayo, pero butang ina limit. Gano'ng kabastos? Ako sa akin, open kayo sa akin. Bakit bastos? Ano ginawa ko sa inyong dalawa? Gusto ko maintindihan para maging gano'n kayo kay Tyronia. Tsaka kay Ika. Bakit? Ano ginawa ko sa inyo? Kasi sumasama loob ko eh. Lahat ng pagiging maluwag, lahat ng tumatabla sa inyo, putang ina, tinatabla ko. Binubungaan ko. Pero gets ko kayo 18 eh, mapuso. Kailangan pagsabihan, kailangan kayong ganito eh. Kasi gets ko, 18, nag-18 din ako. Pero never akong, kasing nagkaroon ng sitwasyon na may bata, tapos umaano ako, binagawa ko yun. Ang aking kasi, ilang beses ko kayo pinagsabihan, uy, huwag kay Tyronia, di ba kasama kayong bata sa kwarto, di ba? Ilang beses ko kayo pinagsabihan. So, magiging consequence din ito. Hindi ko alam, Kiana, kung anong usapan nyo ng mami mo o ng daddy mo. Pero ako, syempre ayoko masisira kayo. Pero bibigyan ako ng consequence, okay? Si Kiana ay welcome everyday sa bahay. Anytime na pag wala siya ibang gagawin, pwede siya pumunta sa bahay. Siya ay available ng 8 a.m. hanggang 8 p.m. lang. Pero hindi na siya pwede matulog sa bahay. Hindi dahil nagpa-power tripping ako o gusto ko lang makialam. Kundi kailangan ko magbigay ng consequence. At kilala ko ni Ate Marie at ni Hordy. Pag ako nagsabi ako ng ganon, yun yun. Ngayon pa eh, kung iniisip mo na paglayas, pwede mo nang sabihin sa akin. Para wag mo natin ituloy papapagawa ng ilong mo. Baka pagkahin mo kasi mag-isip ka na naman ng kondo dahil nahihirapan kayo mag-jowa. Yun ang inaano ko. Kasi yan ang iningatan ko sa inyo, huwag kayong masira. Hindi ko pa rin nakayaan masira kayo, pero meron tayong consequence. Okay? Pag naglipat ng bahay, kasama mo si Mikay, hindi rin po pwede yung ganon. Pag sinabi ko na ganon, ganon. Pag sinabi ko na hanggang ganong oras na si Kiana, hanggang ganong oras lang, hindi ka po pwede matulog sa bahay. Yan ang consequence ng pagiging mabait ko sa inyo, pagiging maluwag ko sa inyo, tas ganyan pa rin kayo, walang limit. Hindi ako galit sa inyo. Galit ako sa ginagawa ninyo. Kaya may consequence yan. At ayoko na dahil sa isang mali nyo lang, masisira yung relasyon ninyo. At paye, hindi ka rin para maging kalag ka rin na kung asan si Kiana, doon ka matutulog.
pagkakaroon ng pagkakataon, sakaling meron tayong out of town. Meron tayong pupunta ng resort, meron tayong pupunta ng ganyan, nasasama si Kiana. Doon yun ang makakasama ang isa't isa ng 24/7. Right? Pero sa araw-araw, ganun talaga. So kung choice mo pa din magkalit sundo, ganyan, walang problema. Gusto mo pa din panindigan yung pagiging partner mo sa kanya, wala din problema. Pero ako dito, pag sinabi ko, hindi ako malalambing mo lang after 2 months, 3 months. Hindi ako ganun kaya. Iba ako kay Ate Ori, tsaka kay Ondi. Sa ganitong pagkakataon, kailangan talagang harapin nila Paye ang mga consequences. Ako, Kiana, ito yung sinasabi ko sa iyo na matagal na, na ingatan niyo yung binigay sa inyong luwag. Kasi ako, kumbaga, wala pagkabata mo na nakilala na kita, naging problema rin natin ito before sa mga naging jowa mo. Pero ang akin lang, kaya na sinabi ko last time, di ba, si Tony ang nakakita ng ganong klase problema. So, tagabihin niyo yung consequence and masasabi mo lang, welcome ka naman dito sa bahay. Yung welcome mo si Kendall pa rin dito? Oo, kasi pag-usapin natin kanina. Oo, pero si Paye hindi welcome na para pumunta din dahil si Kiana, dito siya matutulong. Pag nahirap pa. Pwede naman siya tumambay dito, pero kung yung pinag-usapan ng oras na 8 lang, uwi na. 8 ang uwi yan ni ano, hakatin dyan lang. O, sige, pagbigay natin hanggang 10, sagad na yun. 10 nga, hanggang 10 lang. Ibig sabihin yung dito hindi sa bahay. Hindi pwede matulog si Paye dito, pero pwede. Si Paye, si Kiana. Ayun ako si Paye. Okay. Pag kunyara nahirapan na siyang uuwi. Pwede dito siya matulog, si Kiana. Dito ka naman. Pwede siya matulog dito eh. Pero ang sa akin, sabi ko nga sa iyo yan, nilatgo ko na lahat ng mga bagay-bagay sa atin before, pati Paye. Gusto ko masaya kayo. And at the same time, ako dapat, galit nga ako eh, sa nangyari sa ginawa ng nakatikim naman na kayo ng, ganyan naman si ate, bulol na naman siya. Nakatikim naman na kayo ng salita kay Tony. I just hope hindi na mangyari ulit. Yeah, ako ginawa mo yan eh. Hindi ko naman pwedeng suwayin yung sinabi ng leader. Wala ka namang magsinungaling din ako para sa inyo, di ba? Kung gusto mo dito matulog yan, para hindi ka mahirapan sa pagsundo mo kay, ano, kay may lalaki niya ako sa pina. Pwede ka dito matulog, para hindi ka mahirapan sa pagsundo mo kay Paye. Ikaw may hap, ginamotas yung sigawin eh. Namura kita kanina kasi, narinig ko na yung sumbong ni Papi. Kaya ka tamin mura, tinanong kita kung uuwi ka ba ba. Wala nang away sa'yo dito, pinagsasabihan lang kayo, pinukorek lang kayo sa mga pagkakamali. Ano Bakit umiiyak ka? Dahil nabigla na kasi ako nila. Bigla ka, di ba? Ayaw mo na ng ganun. Na mabigla ka. Ayaw mo na ng ganun, di ba? O di ba hindi rin kami bibigla eh. Ng mga pagkakamali niyo. Hindi, nagkaranta kasi si Odi. Kasi alam ni Papa Odi na pag ako yung naano. O kasi baka ano, si Tony pa ang makaano sa inyo, ay iniiwasan ko na yun. Kasi ayaw ko rin yung magsalubong kami ni Tony. Dahil sa inyong dalawa. Baka gusto niyo mag-sorry kay Tony. Parang lahat na lang binibig deal. Wala naman kaming ginagawang masama eh. E di ano pa nga ba? E di mag-sorry na lang para tapos na. Sorry. Alam mo po, lumagpas po ako sa sarili. Pero kung iniisip mo po na nag-iisip na naman po ako ng mga yung salamat, hindi po. Tatanggap po po yung consequence po kasi alam po kung mali ako. Natutunan po na po yun. Na dapat hinaharap ko po yung consequence niyo. Kasi ninyo naman po ito gagawin para lang mapahamak niyo naman. Para tumat ito ka natin. I'm really sorry po, Mama Marie. Papa, I'm sorry po. We'll do our best po para hindi na po maulit yun. Kakausapin ko din po si Kiana. Para po hindi rin po tayo magkaroon ng any conflict, especially sa mga bata po. Ikaw kaya nang yung zaringa mo? Sorry po, Mama, Mami. Papa, tsaka dito. Ayun nga, tulad din sinabi na lumagpas din naman kami sa limit. Although, siyempre, diba, sobrang luwag naman sa amin. Sobrang luwag naman po sa amin. Lahat po ng pwede namin gawin. Okay naman po sa inyo. Pinagbibigyan naman po kami. Thank you po. Lumagpas po kami sa inyo. Okay naman po talaga. Ayun naman po namin. Ano niya tawag na nagyang pisato ka? Sa luwag na pinigay sa inyo. Kaya may ganyan. Yun ako. Alam niyo ba, Paye at Kiana, kung anong pinakamayot na part dito? Sabihin niyo sa akin kung ano. Ano sa tingin niyo? Yung isang bagay na hindi maansi ng isang bata. Kaya tatanggap lang kayo ng consequence. Hindi ko alam pa paano ko babawin kay Tayo niya yung ganong bagay. Yung ganong mindset. Yung ganong nakikita niya. And this is not the first time na makita kayo Tayo niya na nagkatabi kayo sa lapang. Hindi ko kasi nakikita yun eh.
Kasi nga I trust. Kasi nga ayoko matulad sa kanila, yung bunganga ng bunganga. Ayoko nang ganun. Doon kasi gusto ko masaya lang. Kaya tatanggap lang kayo ng consequence. Kayo pa din naman din ako pinag-iwalay. Nabawasan lang yung konting oras na hindi kayo makikita. Which is kung iisipin mo, konti lang talaga. Bakit? Kasi pag natulog naman kayo, nakapikit din naman kayo, hindi naman kayo nagkakakitaan. Ewan ko na kung ganyan kayo matulog. Ganyan ba kayo kapatay na patay sa isa't isa? Hindi naman, di ba? Yun yung point. Yun lang ako, ayoko sa lahat yung salita bago yung... Kasi feeling ko baka mag-rebel sa ganyan eh. Iniwasan ko yan sa kanila. Pero yung may nakita akong ganito, seryoso yun. Hindi to ba sisimple lang ang arte naman ni Mami Onte, pero yun, hindi. Ikaw pa eh, kung kine-question mo yung pagiging ate ng ate mo sa'yo, baka ba hindi maging ate ka rin kay Tyrone? Huwag mong antayin na one day si Tyrone ang interviewin. Kaya nga ako ganito kasi ayoko matulad kay Ate Paye. Try mo i-break yung ganun. Kung paano mo i-lead ang life mo, mag-work ka na lang. Nadulid ka na pala ng mga tao sa bahay. Dahil Paye, mamamahalan kami one day sa mundong to. Mas maaga kang mamahalan kayo nila Tyrone ang huwag magkakasama kayo nila happy. Diba? Anay ng age gap natin. So sana, maasahan namin na itong mga to, consequence at ayoko sana na sumama ang loob ninyo. Pero sasama ang loob niyo sa akin along the way. Kasi pag ako nag-desisyon, matigas. Natutuloy. Hindi ako madadaan sa simpleng bagay. Pag sinabi ko, yan ang pinagkaiba namin ni Mama Mal. Ang gulo-gulo ng Toro House ngayon. Paano yung mga gamit nila Papi at Chong hindi pa nakakuha lahat? Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang punong-puno ng gamit yung kwarto nila Papi. Ngayon biglang wala na sila. Space na lang siya, ganun. Parang buong buhay ko, lagi akong nangangarap ng malaking bahay para sa amin. Para kasya kaming lahat. Pero ngayon, nakakalungkot kasi parang, uy, may sobrang kwarto na. Nag-decide si Jowa na gawin na lang niyang kwarto ng mga bata para may sariling CR. Kesa maramdaman niya yung lungkot, gusto niyang punan yung pakiramdam niya or nararamdaman niyang kulang. Nag-treat ako kala Tyrone niya ng McDo kasi nalaman ko na dalawa lang ang mali ni Tyrone niya sa health. Partida, 30 minutes lang daw niyang ni-review yun. Ilang years yung ano natin natin? Tanda natin dalawa? 26 ako, 11 ka. Bobo ko sa mat, ano? Ako pa tinanong mo. Ay. Anong 9? Ang tanga ko. Sa kape! 26, 11. 26 minus 11! 15? Si Ate Ika kasi 10 years ang tanda ko sa kanya. Para pag 14 na lang pag nag-tanda ka. Hindi! Baby, 100 age. 100 din ang age ko! 15 pa din! Kasi magte 27 ako, magte 12 ka. Ano, ikaw lang yung edad? Ako hindi! Sana nga, ganun na lang yung buhay, anak! Sana nga, nag-stack na lang ako 26! Sana nga, ganun na lang yung buhay, hindi na ako tumanda! So, forever na 15? Oo, anak! Ganun talaga, kasi mag-age din ako eh. Tataas yung edad ko. Ano, unfair ka naman masado? Ikaw lang ba anak ni Lord? Makbi naman ako ni Lord! Ganun ako eh. Hindi lang si Tyrone niya yung tinitreat ko, pati si Ika din. Ngayon, si Ika very good din. Tinitreat ko rin si Tyrone niya. Para fair sila. Equal! Hello! Hello! Pwede ko pumasok sa kwarto. Sa kwarto niyo? Opo. Oo, pwede. Wait lang. Tyrone niya, nilagay ko na yung mga gamit niya sa ano. Oh my God, mommy! Wait lang. Madali na, pasok na kayo dito. Dali dito na kayo. Oh my God, mommy! Ano na kayo? Oh my God, mommy! Bakit? Ito yung dream room ko. Ganito? Yung share kami ni Ate Paye, nakatapat ako sa aircon! Dito kayo eh, yes. Sa dulo. Ate, kayo sa stigo sa gitna. Ito sa gitna. Mommy, dito ako sa study table, dito ako mag-review. Oh my God! Sobrang saya ko po talaga sa room po namin. Parang ang saya mo namang wala na si Tita Papi mo. Hindi ako masaya, Mami. Masaya ako kasi ganito yung kwarto na sakto sa amin. Ah, tapos andyan na yung CR, di ba? Hindi ka na, hindi na magagalit si Daddy. Ate, ikaw! Pwede tayo mag-uwa dito sa kwarto. Kaya nga... Hindi ko na dapat ako sa aircon. Oh my God, hindi ako sa gitna. Hindi ko na maawi, hindi ang Ate Paye. Yun po talaga yung palaging sinishare sa akin ni Tyrone niya.
na nahihirapan na daw po talaga siya sa hininga ni Ate Paye. Hindi na daw po talaga niya kinakaya. Kasi, Mami! Kunwari si Ate Paye, magkatapat lang kami, sabi ko, mali pwesto. Hindi, pag nagising ako, o kaya pag nagsiselfon ako, nakangaw siya, mali. Mali. Grabe ka naman, anak. Hindi, Mami, ganun ako kasi, mami ko na lang si hininga ni Ate Paye. At saka, pag matutulog ka, tapos nakangaw, mabaho. Kahit sa akin po, Mami, di ba? Apo. Lahat naman ba yung tapos, Mami, papupunta sa CR dyan. Ano? Kasi na ako maligo, pwede na ako lumabas dito, magpunta yung everything. Oh, kasi di ba pag yung CR niya sa labas, ayaw ni Daddy nang lumalabas ka ng CR? Oo, ayaw niya lumalabas ka ng CR ng? Nakatawin. Oo, gusto niyan. Kahit meron ka pang bra, tsaka panty, bawal pa rin. Firm ako dyan. Kahit tapat lang ng CR ang kwarto nila, hindi ako pumapayag na lumalabas sila ng walang suot na damit. Thank you, Uni! You're welcome. Dito lang ako mag-study. Mami, pwede po ako dito mag-study? Pwede po. Mami, dinidilaan ako! Yung mga bagay na pagsisilbi ni Jowa kay Tyronia, way of saying na thankful siya sa dalawang bata kasi nag-aaral sila ng mabuti. Mas malaki pala to? Oo. Daddy, di ba? Isip ko muna. Kaya ako nga inisip ito sila, Papi, para sila sana may sariling CR. Oh. Ang ganda nito, ma. Daddy, dito na ako mag-review! Oo nga, no? Di ba, Daddy, tapos dito siya, Adika. Pwede na ako mag-fit check. Daddy! Pwede na daw siya mag-fit check dito. Nagsimula na din po kami ni Tyronia magbaba ng mga gamit namin pang review sa school. At mas happy po kami kasi hindi na po namin kailangan umakyat ng third floor para makapag-aral. Sa bahay nila ate. Hindi na yun na-videohan dahil biglaan lang at syempre gusto kong maayos yung pag-uusap namin. Ako na nagpakumbaba pero galit pa rin siya sa akin. Kaya nagpasundo na lang ako kila Mami Oni. Ba't umiiyak? Nasasaktan po kay ate. Pero sasaktan sa ate mo. Sa mga salita na naman po niya. Na ano? Kasi yung nagbubunga nga na naman siya kanina, Oni. Kasi sabihin niya po sa akin, hindi ko po siya sinasagot or kung sasagutin ko man po siya, ganun. Kasi nga, ganun po agad nagiging response ko sa kanya. Kasi pinapangunahan niya po ako ng ganung attitude. Kaya sabi ko na lang po sa kanya, hindi na lang po ako makikipag-usap, hindi na lang din po ako magre-react. Hindi na lang po. And, I'm sorry na lang din po ako. Hirap niya intindihin, Oni. Buntis nga yung ate mo, intindi mo na lang. Okay. Inalan talaga, tang ina. Huwag kang mag-alala. Feeling ko last na munang anak yan. Hindi niya na magagamit ang card na buntis siya, na ganito, na ganyan. Baka nagpilaglili ang kalampay eh. Minsan napapaisip na lang ako, Oni, kung pwede lang talaga wala na lang din akong pakila, happy, ila dodo, para wala din po siyang masabi. Paye, alam, consequence lang din yan ng anak. Hindi mo basta maaalis sa ate mo yung nakaraan. Ang inaiiwanan mo siya nun eh, di ba? Susolo kay hindi yun basta maalis sa kanya. Siguro ngayon niya lang nalalabas yung ano niya. Alam mo yun, yung feelings niya that time. Ganun yun. Hindi ka kasi naman ng ate mo ba? Di ba may moment na hindi mo rin siya pinili? Ganun talaga. Babalik at babalik yan sa'yo, Paye. Yung tampo niya, ngayon niya lang nare-release. Di ba hindi naman siya masyadong salita nun? Kaya nga po, iniiyak ko na lang din po kasi ayoko na pong sabihin sa kanya kasi baka sumama lang din po loob niya. Oh, sige, pasensya na. Umiyak ka lang dyan. Pasensya na. Bakit po naman ga-banding? Hindi, madali akong kausap eh. Kaya pala iniiyak na lang. Okay. Kasi, alam ko ng advice eh. Hindi na. Biglang ka lang dyan. Stress inside, glowing dapat outside. Ganon ang atake kaya nagpag-low job ako dito sa bahay. Foods pa kami. Chill lang.
panel extensions. Yun yung mga bagay na hindi ko kayang wala eh. Mga, alam mo, nakaartihan ko. Ewan ko ba, basta yun yung mga bagay na na-enjoy ko talaga. Hindi ko alam kung kailangan ko siya, pero kailangan siya ng puso ko. Parang ganun, basta hindi ka magets. Nararelax ako sa glow job. Ay, hindi talaga pwedeng mawala ang weekly routine ko sa The Icon Clinic. Papakita. Ano ba? Papakita ko sa mga tao ganito. Tsaka, Day, tumatanda ako everyday. Kailangan ko na talaga ng tulong ni Doc Yapi. Doc Yapi, tulong! Okay, the machine that we have is called hyperbaric oxygen therapy. It's a capsule. Ang ginagawa nito, you're breathing 100% oxygen. Normally kasi in room air lang ganito, you're only breathing about mga 20 to 21% ng oxygen. So by breathing in pure oxygen 100%, what happens is mas pumapasok yan sa katawan mo, mas ina-absorb yung oxygen ng katawan mo. What it does is it stimulates your cells, especially the mitochondria. Yung mitochondria kasi, technically, it's the powerhouse of the cells. What it does, stimulates it. So, mangyayari, lahat ng cellular functions ng katawan mo is na-enhance. So, syempre, pag na-enhance yan, ang nangyayari dyan, tapos kung may swelling ka, it makes it heal faster. Ang beauty naman benefits ito, syempre, pagka more oxygen, syempre, yung skin natin, mas nasi-stimulate, mas gumagawa. Ganda ang cutis natin. Mas nakakabata. That's why mayroon din siyang mga regenerative or anti-aging effects. Okay, pero syempre, hindi lang naman yan ang effect ng HBOT or hyperbaric oxygen therapy. Ang ibang trabaho din niya is yung mga non-healing wounds, yung mga diabetic foot, yung mga may taong may ulcers na ang tagal-tagal gumaling. What we do, you put them in the chamber for about 45 minutes to 90 minutes and then they breathe 100% oxygen. With that, it stimulates the cells to make yung mga sugat mag-heal faster. Siyempre, marami pa yung mga osteomyelitis, mga gas gangrene. Siyempre, yung pinakauna, isa pa sa mga benefits niya, if you know yung mga divers, yung mga nagkaroon ng bends, yung mga hindi na yung umakit agad, di ba? Remember, yung mga divers, when they go down, they go up slowly. Yung mga biglang umakit agad, what they put them in the HBOT para mawala yung mga bula na yun. Yun ang purpose ng HBOT. Kaya idea yan, yung mga post-liposuction, yung mga post-BBL, mga post-Rhino, ina-advise namin magpa-hyperbaric oxygen therapy or HBOT kasi nga, mas mabilis mawala yung swelling. It heals faster, yes. Ang cute ni Jowa, para siyang pupunta ng ibang planeta. Alien. Tapos yung mga alien. Okay lang doon ba ako yung pressure sa tega? Okay lang. Okay lang. Pinapataas ako yung pressure sa tega mo para wala ako na hindi. Ano to LDR? Pa-inhale, exhale ka daw. Inhale sa ilong, exhale sa bibig. Dahan-dahan. Para saan daw po yun? Para malampak mo sir yung oxygen. Para malampak mo na yung oxygen. After noon, sangyup, syempre, mahilig kaming lumamon. Ate, tatanggal ka ng postiso, te. Tatanggal siya ng postiso. Hindi postiso yan. Ano yan? Postiso mo yan. Hindi postiso to. Sorry, ma. Landi-landi mo, wa. Kaya niya kasi magpainit. Ah. Sangat yun. Ayun, maapoy mo. Ang hot naman yan, Mark. Kaya mga painitin mo. Nakakatuwa talaga pag nakakita ako ng mga fan ng Toro Family Reality Show. So, na-meet ko sila sa personal. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Thank you po. Bye-bye. Pag-uwi, ayun. Alam kong pagod na si Jowa sa pagpapagalit. Kaya ako na. Pinagsabihan ko na lang. Kasi pag makita ko ito, tatapong ko na ito. Naiwan. Oo nga pa eh. Ito ang example na hindi kayo marunong magpahalaga sa bagay na yung binibigay sa inyo. Nawala nyo ni Kiana yung promise ring nyo. Ito rin binigay niya sa iyo. Wala lang. Bigay ba yan sa'yo ni Kiana? Ba't kung saan mo iniiwan? Nagpanilis po ako dito ng...
Oh, hindi mo nakita, hindi mo naisip na iakit mo, eh kung nanakaw na wala, natapon. Tapos sinasabi niyo, oh, mahal na mahal yung isa't isa. Hindi dahilan yung Okay. Ewan ko ba, bakit nagiging basihan sa pagmamahal ang regalo? Eh nakalimutan ko nga yung relo eh. Anong gagawin ko? Hindi ako materialistic. Ang akin lang naman, matutong magpahalaga. Mura man yan o mahal, malaki man yan o maliit na bagay. Finally, sa wakas nakapaglipat na kami. Nakuha ko na yung mga gamit ko, and finally, malaya na ako. Masaya naman ako na nakalipat na kami ni Papi. Namimiss ko lang din ang Toro family na araw-araw magkasama. Hindi talaga ako makatulog sa gabi. Minsan inabot talaga ako ng umaga. Hindi ko alam eh. Siguro kasi nawala din yung katsikahan ko sa gabi, which is si Papi. Ramdam kong may kulang. Lalo na pag sobrang bored ako. Kaya yun, nag-download ako ng live app. Basta yung mga, alam yun na, mga app na parang yung mga nag-uusap-usap, ganyan. Kasi pakiramdam ko nung time na yun, syempre lahat tulog na, di ba? Parang pakiramdam ko, wala akong kaibigan. Wala akong makausap. Kaya nakisali na lang ako sa mga live nila, na ang tawag doon multi, kasi madami sila doon. Pero hindi nila alam na ako yun, kasi gumamit ako ng dami account. Kasi gusto ko kausapin ako ng hindi dahil kilala ka, ganun. So kausapin ako ng normal. Wala lang, may pag-chikan sa akin. Kasi wala lang. Ganun. Dati kasi ganun lang talaga yun. Basta magaling ka lang mag-basketball, ano talaga yun, tilian talaga babae sa'yo. Ngayon, kailangan kumakaldag ka sa TikTok para... May requirements na. Oo, kailangan kumakaldag ka sa TikTok. Minsan kailangan, ano, chinito ka pa, tas maputi, tas pogi. Ano kasi natin, tawag dito, na-adapt kasi natin yung pagiging ano natin sa ano, sa korenovela ng Pinay. Kaya bentang-benta yung mga chinito. Buti kayo hindi nadali. Ako? Oo. Hindi, yung jowa ko, mabalbas din siya. Tapos, hindi ko alam kung kilala niya si Tito Vince. Vlogger siya. Si Tito Vince. Yun yung jowa ko. Kilala niyo ba yun? Tito. Si Tito Vince. Ah. Yun. Jowa-jowa ko siya. Parang tahimik ka naman, Kenma. Jowa mo siya? Ano to? Oo nga, si Tito Vince, jowa-jowa ko. Parang jowa-jowa? Oo nga. Anyway. Oo nga. Ay, wait lang. Yung ano ni Tony Fowler? Baka si Kenma, Kenma. Yes. Kailan mo ba? Oo. La? Ayaw! 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 Thank you, wala kasi akong magawa. Wala akong magawa. Ayaw, si jowa ko tulog ko. Seryoso? Tulog jowa. Ano ang galing? Hindi nga, seryoso? Oo, dami account ko to. Kasi pag wala akong magawa, tamang ano ako sa andit sa big. Pero wala lang, for fun lang din. Chika lang ako. Nagising ako, may katsikahan si jowa sa isang live app. Nakikipagkaibigan. Jowa, okay ka lang po. Gagawa nila. Lang niyayan ako ng jowa matulog, guys. Papaalam na ako. Thank you sa time niyo, ha. Thank you. Bye-bye. Next time ulit. Thank you sa patambay. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Thank you po. Bakit, wa? Mga bading yung isang kausap ko, ah. Kasi yung isang babae. Ano nga pagising mo, may kausap mo kay ibang babae na yung pagkaibigan? Babae nga din. Nakikitambay lang ako, hello, ganyan. Nagsabi ako sa'yo kanina. Pero ano mong gagawin ko yun? Pagkasabi... Wawala akong kausap! Nakaganto lang ako. Kailan ko pa pinapakita ko sa'yo, what? Tumutambay ako. Tanong mo, yung pumasok pa ako, inaano ko sa'yo. Politika pa yung usapan. Anong ginagawa kong mali? Oo nga, hindi ang iniisip lang ko. Pag ginawa ko yun, ang tulog ka. So, hindi ko nga to pwedeng gawin.
Nung kasi hindi ko naman alam, nakatulog ka, gumanan ka pa nga nung nagtamo, nag-aano ako, tsaka katulog ka na lang diretso. Oo nga. Lakas-lakas sa bibig ko, marinig ba ang topic namin, Malaysia. Alam ko ah. Oo. Pero pag sa'yo ko ba ginawa, matutuwa ka ba na pag-gising mo, may kausap akong iba, nakikipagkaibigan ako. Ibabaliktad ko lang yung sitwasyon mo. Hindi. Oo. Eh, ba't ginagawa mo sa akin? Ang totoo niyan, kinabahan talaga ako. Kasi parang yung pakiramdam ko, hindi ko expected na, teka sandali, gusto ko lang naman ang kausap. Malinig mo naman, itulog ka, jowa. Kasi tinulugan niya nga ako. Parang nalungkot lang ako na, parang be, wala ka naman dapat pagselosan. Kasi akala ko okay lang sa'yo. Okay lang sa akin, walang gising ako. Hindi ko alam. Pero pag napapansin mo, tulog na ako, sana hindi mo ginawawa. Tapos may lalaki pa. Hindi, mga taga-Malaysia, mga trabador, maintenance. Tawa lang ba? Wala, nainan ko na kahit na kayo natutuwa pa kami pag-chikahan. Alam mo, nasa isip ko, tangay na, iwalayan ko to. Siyempre, it's a prank. May tiwala naman ako kay Jowa. Naisip ko lang talaga siyang pagtripan, lalo andun ako sa tabi niya. Alam kong hindi gagawin ng Jowa ako yung mga bagay na ikasiselos at ikakagalit ko. Alam ko galit ka, wa. Prank. Tulog ko na kasi, wa. Gusto ko lang maranasan yung ano, yung parang welcome akong bigla. Hindi nila kilala kung sino ako. Inakilala ka naman. Hindi kasi tinanong nila. Sabi ko kasi mabalahibo din yung jowa ko. Sabi niya, tsura. Parang ganyan. Kilala mo si Tito Vince? Tapos nakahimik sila. Tapos yun na, nag-aya ko sa kanila, syempre. Parang makita naman nila yung mukha nakausap nila kanina pa, na ipagtsikan lang ako. Bakit? Naranasan ko nga maging normal na tao yung hindi ako takot may pagkaibigan. Natatawa lang ako sa reaction mo. Bakit? Kasi ang inagalit ako, mas galit ka. Oo talaga, wala kasi talaga dahil pag seryoso, lakas taas ang bibig ko dito. Hindi, pero ikaw seryoso, oh. Maligtaran natin. Ay, ilalaban mo pa, ilalaban mo. Ilalaban mo pa. Pero akala ko talaga galit ka. Eh, ba't ka nagalit-galitan, kunyari? Nagsiselos ka ba? Hindi. Natatawa lang ako. Pag-gising ko. Eh, paraginip talaga ako. Masama lang yung paraginip ko. Pag di ko, nanayipag-usap pa rin si Joe. Okay ka lang? Hindi! Para kasi sa amin, sa dami ng bahay na nilipatan namin, ang bonding talaga namin ay maglinis ng bahay. Hindi ko kaya magpahinga. Pakiramdam ko, nakokonsensya ako every time na gusto kong manood ng koreanobela. Kailangan kong kumilos. Tama na yung deserve ko to. Kailangan may na-achieve ako sa isang araw. Dahil ayokong dumating yung panahon na may bagong iPhone na lumabas tapos hindi ko kayang bilhin. Kaya self, huwag kang tamad. Tandaan mo, hindi ka mayaman. Pag si Mami nawala na sa mundo, babalikan mo tong moment na to na naglilinis ka ng bahay. Kasi ito yung isa sa mga bahay na ipapamana ko sa'yo. Okay? So, pahalagahan mo to. Huwag mo tayo ibibenta, ha? Okay? You will remember this. Ito to sa mga bahay na ibibigay ko sa'yo. Okay? You will not benta this. Oh. Adiga! Huwag na pala, hindi ko na pala papamana sa'yo. Hindi mo pala abot yung mga ano, walang maglilinis. Madudugit lang pala yung bahay, anak. Sayang lang yung effort ko. Ang drama-drama ko pa dito. Anak, alagaan mo tong bahay na to, ha. Tsaka pag umalis si Mami, tandaan mo pati yung puwet ko, ha. Papamana ko sa'yo. Oo nga, anak, susuotin mo yung puwet ni Mami, ha. Ang tatanggal to, eh. O, alam mo, mamabasag pa yung salamin. O, sige. Ayos, ah. Hindi mo ba dinaabot ang tinta? So, alam mo na kung bakit ko talaga pinag-aaral si Ate Iga. Para may taga-ganyan. Para one day kayong dalawa'y magtutulungan dyan. Masaya po talaga akong tumulong sa paglilinis sa bago naming bahay. Kasi po, pag wala din po akong pasok, kasama ko po sila palagi. Kaya, happy na po ako dun. Siyempre, akala ko okay na. Pero hindi pa rin okay si Odie. Siguro dahil din sa pagkawala ni Happy at ni Dodong sa bahay. Tapos halo-halo rin yung kung ano yung naranasan niya sa rehab. Madalas talaga siyang inaatake ng anxiety sa madaling araw. Masasabi kong isa talaga to sa mga pinaka-downest part ng buhay ko. Yung parang hindi ko na alam kung ano yung gagawin. Kahit under desire ako, I make sure
na nakakapagtrabaho ako at nakakapag-provide ako sa family. Kay Jowa, kay Tyrone niya. Plus, ang masaya pa doon, ang trabaho po ni Tito Vince ay party-party with dance battle. Nag-iya po ang Grace family na mag-dinner po kami. Hindi ito kasi meron yung karimang soup. So meron mga flavor yun. Tapos nung maglalaga ng baka. So pag kinain mo, yung lasa ng soup mo, yung lasa ng baka. Ito na. Naintindihan mo ba? Ako. Singa. Sabi mo kay Tito Mark original niya from the top, Tyrone niya. Ah, sige nga. Kaya tayo tinatanong ng flavor. Anong flavor? Kasi meron silang 6 different flavor. 16 po? 6 lang. Kasi marami. Dami mo mas, hindi ka rin. Anak, di ba na naman tayo nagdadasal? Tiga mo si Tito Mark nagdadasal, oh. Tapos lumalaho ka. Alam mo, nag-jo! Sige, luha mo yan! Mahiya ka! Ano? Parang di naman kita pinalaking... Love you, Lord! Parang di kita pinalaking ano? Tatakotin sa Diyos? O nagpapasalamat? Mm. Ano? Ano yun? Basta kung nasa naman si Tonyang nandun ako. Tsaka ang totoo niyan, pinapabantayan talaga lagi sa akin ni Vince si Tony pag nasa trabaho siya. Ewan ko, parang palagi siyang takot na ma-feel ni Tonyang na iniwan siya kahit work naman yung pinuntahan niya. Ilan kayo ngayon? Ilan kayo ngayon? Wala niyo sa sauce. Hindi, bakit napa? Ah, eto yung sauce. Ay, bawal ako sa maangang. Mahilig ako pero bawal sa akin. Anak, ano, sobrang sarap. Anak, parang namang pinapakita mo sa mga tao na sila dito, Mark, na lagi lang tayo na Jollibee lang. Na parang di kita pinapakain sa mga iba't ibang restaurant. Manasit mo kasi ang kanto, Mami, hindi masarap. Ayan, masarap talaga. Ayan, masarap. Pinapakita mo naman sa kanila na parang ginugutom kita, na laging corned beef yung ulam mo, anak. Ganun talaga magluto mo sa ako, pag sa mga nato. Pang housewife talaga yan, oh. Ganito talaga, pag-hotpot. O anak, ikaw naman, luto ka naman. Dalihin mo, pwede ka ba maglagay? Pwede na itong paglutuin sa dalangin, marunong na. Pwede na yan. Anak, kung pwede ka nang magbubukas ako ng karinder yan, pwede ka magbantay. Pwede ka magbantay. Pwede na mag-ambag kami, tatlo kami. Ayaw nga. Dalihin na, tatay na nga ako, sobrang gusto. Ayaw nga, hindi nga wala mag-ambag. Tayo, sobrang gusto. Parang takot si Mor. Hindi na. Ayaw nga. Ayaw nga. Huwag na, oh. Magkano nga? Tsaka siyempre, ang sarap ng pagkain, diba? E di anong kasunod doon? E di tatae. Eh. Tapos si Tyrone niya, habang umiiri ako, hala, ando siya sa isang gilid. Hala, TikTok siya ng TikTok. Habang naha-CR kami, ha. TikTok ng TikTok habang tumatae yung nanay niyo. Ang galing. Thank you so much, Grace family. Sana panoorin niyo din po sila every Saturday, 5 p.m. sa YouTube channel ni Tito Merk. Nakita ko na may pads sa kama ni Paye. E bawal siya doon dahil malapit na ang operation niya sa ilong kay Doc Yapi. Ano? May pads eh. Baka kay ano yan? Kay Kiana. O baka? Ayun ako. Nandito na ka ganyan, no?
Sa kama ni Paye? Mm-mm. Kuni? Asan ka? Nasa pub po. Bakit? Nagka-pads ka ba ba? Yung totoo? Hindi na po, Kuni. Bakit may pads sa kama mo? Kuni, kay Diana po yun. Naiwan niya po. Sigurado ka, ha? Opo, Kuni. Mag-ooperasyon ka na. Sinasabi ko lang sa'yo. Opo. Okay, sige. Bye. Maniniwala ba ako o hindi? Maniniwala ba ako o hindi? Hindi ako nagsisinungaling. At saka ibang brand yun, no? Buti sana kung Flay ba yun. Baka hinip ako pa kahit bawal. Plus, cleared na ako. Nakapag-lab test na ako. ENT. At saka may clearance na ako. So, tuloy-tuloy na yung rhinoplasty ko. Sobrang excited na ako mapakita sa mundo ang Paye Galang 2.0. Yung maganda na, famous pa. Kaya, tinapos ko na talaga lahat ng mga trabaho ko sa fab. Ilang videos yung ginagawa ko sa isang araw, mga 40. Tapos, may live pa ako at paperworks. So, totoo nga lang, kung may best employee of the year, ako na to. Best employee of the year daw? E, paano mangyayari yun? Dalawa lang naman silang staff ko. Dahil hindi pa naman ganun kalaki yung negosyo ko sa fab. Kaya hindi ko alam saan yung hinuhugot yung mga award na yan. Ewa ko ba minsan kay Paye, parang may sayad. Paye, ano pinaglalaban mo, be? Buti na lang talaga, sa gabi-gabi na natatapos yung trabaho ko, sinusundo ako ng girlfriend ko. Consistent pa din siya kahit hindi siya natutulog sa bahay. Kahit nauubos na yung pambaon niya sa school, kakagrab. Talagang mahal niya ako. Pero minsan, pinapahiram talaga ni Mami Oni yung jimny niya. Kasi, hindi na ako para manghiram ng kotse sa ate ko. Naniniwala naman ako, nasisipagan ko lang sa work ko, regaluhan ako ulit ni Mami Oni ng car. Nagsisipag po talaga ako mag-vlog sa YouTube channel ko po ulit kasi nga po, sobrang busy na rin ni Mami sa reality show. Konti na lang po kasi mag-1F subscribers na po ako. Kaya sabi ni Mami, kung gusto ko po talaga is trabahuin ko po at paghirapan ko rin po. Kaya guys, please mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ko po. Ayun po, ang laki-laki na po sa screen nyo. Isang pindot na lang po, subscribe na. Huy! Pakarap talaga ni Tyronia na magkaroon ng gold play button sa YouTube. Simula nang nabawasan na yung mga nakahang sa wall, sabi niya sa akin, Mami promise, dadagdagan ko yan. Today ay may fab photoshoot ang family na sa office. Sino ka dyan? Ba't ka lang dyan? Asa papi galang. Asa papi galang, dyan ka muna. Ito circle namin, dyan circle mo. Masaya kami. Kasi ako may anak kayo. Hoy, may anak din ako, bakit? O ano? Masaya kami dyan. Oo, masaya kami. Wala lang, laban lang siya dyan. May dalaglag pa yung pagkain sa bibig. I got it like that. Yeah, I got it like that. I got it like that. Baby, I'm a big deal, I got it like that. I did it again, who told you that I was finished? Fresh off the plane with a new mani pedi. My hair stay laid and you know I get paid. $100 bills, I got racks on the way. I'm making them big moves, I won't stay quiet. 5'6", but I feel like a giant. I got the sauce, I am the supplier. I can make them boys sing like they in the choir. I'm on top and I'm taking it higher. Who's that girl? That's me, I'm on skirt. I'm a hot girl, I'm a hot girl. I get anything I want, this is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. I'm a hot girl, I'm a hot girl. I get anything I want, this is my world. I make big moves in my big heels. Since the day that I was born, I've been a big deal. Pag hindi talaga kinakaya ni Tony, ako talaga yung nag-aasikaso sa fab. Kaya kahit inaantok na ako, bangag ako sa antok, natulog na lang ako sa sofa. Bagsak si mama. Sobrang close din talaga kasi ng family namin sa family Ina. Kumbaga, tulungan yung atake. At sobrang happy ko dahil lumalaki na ang fab family. Kaya thank you sa pagtulong sa negosyo ko na fab or Fowler & Beauty. Official na silang ambassador ng fab.
sila Kiana tsaka sila Paye, parang hindi na matapos-tapos yung away. Bakit? May pinaiyak to? Hindi ko pinaiyak yan. Nag-iyak lang po kami. Sunod-sunod po kasi yung problema namin. Ano yung mga problema niyo? Sunod-sunod po yung ano away namin, Uni. Okay, ano may away niyo? Ba't na pinaiyak si Kiana? Ba't na pinaiyak to? Sunod-sunod nga po away namin. Iyaw mo daw si Paye, eh si Kiana? O, ba't sabi niya? Ba't ka umiiyak? Dami-dami mong babae dyan? Maganda ka dyan? Oo nga. Hindi mo kagandaan ni si Paye? Diretso sana yung ilong, tsaka hindi maldita yung ugali. Tsaka yung ano, marami iba dyan, mga bunso, hindi iniiwan ng ate. Hindi broken inside. Kung bati na kayo, ba't umiiyak pa dito? Bakit? Nasaktan lang daw siya. Ano sinasaktan to? Wala na nga itong iwang tatakbuhan eh. Bati na kayo. Hindi na kayo mag-break. Hindi naman po ako mag-iwalay, Uni. Eh, ba't sabi mo, iwala mo na daw siya, sabi niya. Hindi po. Mag-ahanap tayong bagong babae, Gen Z din. Tama. Pero hindi mo ba ako yung hininga? Go! Mag-ahanap tayo. Ako pa magbibigay sa kanya, Uni, kung gusto niya. Tanga, mas marami talaga siyang makahanap na mas better sa'yo. Masyado malaki ulo mo. Ang damo, di ka lang ng ate mo. Di ka lang ng mama mo. Mami, serious na siya. Masasad. Naiiyak ko naman si... Mami, kasi mo nagbanggit yun si ate. Tapos umiiyak ko na naman. Bakit kasabay ka ba nang naiiyak? Pwede daw umiiyak. Umiiyak ka pala tayong tatlali ka na dito. Sorry na. Doon naman eh, joke ka lang eh. Love ka ng ate mo, sobrang love ka noon. O sige, magsisinungaling ako. Mahal na mahal ka ni Papi, ano ka ba? Mami, huwag nabanggit yun. O sino babanggitin ko? Hindi mo ibang kapatid na rin banggitin ko. Huwag na. Ay na nga eh, may mga issues kayo. Kaya dapat nagkakadamayan kayo mag-partner. Tulad dyan, may pinadadaanan ka, nasasaktan ka pa sa ate mo. Mag-yakap na kayo, magbati na kayo. Alam mo si ate mo sa isa, nag-aantay na lang. Tingnan niyo si ate. Sorry, ate. Nag-aantay na lang si ate mo sa isa. Ayaw umulis ni Kiana. Kano umiyak, bati naman na kayo eh. Normal lang masaktan. Last year, nagkaroon talaga si Tony ng tampuhan sa iba naming kapatid, sa father's side. As in, malalang laivan, ganun. Mali ang pananaw mo sa buhay. Pag nakatalikod ako, grabe ako pag-usapan. Paraning ka na eh. Hindi lang naman ikaw ang Fowler. So, wala ka rin karapatan din siyempre mabuhi niya. Kasi, kanya ka, nakubudubad ka sa video mo, paano i-share? Ang daming Fowler sa mundo, bakit hindi niyo ako i-deny? Tapos kaya nagawa ka ng video na 28 magkakapatid kasi kapatid ko yan, tangi na kasi! Madugo ko lang kayo, pero hindi ko kayo pamilya. Kung ayaw mo ng pamilya namin, walang problema. You're out. Kasi minsan ang fame nagdudulot ng ibang ano eh, hallucination sa isip ng tao. Totally wala naman siyang tinulungan sa amin magkapatid. Pero na para alam niyo lahat ko ng tinulungan niyan, wala talaga. Wala. Yes, kasi hindi nga ako tumulong dahil ayoko. Kailangan alam doon kasi hindi kayo nauulan ng pera ko. Ganun kayo kakupal. Birthday ng Kuya Lester ni Jowa, kaya naisip niyang i-surprise. Para na din maging okay sila. Kasi mahal niya yung mga kapatid niya na yun eh. Siyempre, dinalaw ko yung kuya ko. Lester Fowler, the vlogger yan. O, oh, diba? Ayan, ay, naklase daw natin kung happy birthday, kuya. Okay. Happy birthday. Happy thank birthday. Thank you. Ah, kuya, actually, na-receive ko yung message mo. Oh. Sabi ko, ay, puncha, nakalimutan ko mag-ano. Tapos sabi ko, kuya, kasi nga, may regalo ko. Siyempre, di ba, mahilig ka sa mga adventure. Mahilig ka. Kasi meron ako napanood na video mo, ang sabi mo, may mga malulupit kang ano, gusto ko lang i-flex dito. Ano yung mga malulupit na ano, na gusto mo talagang ginagawa sa vlogging? Siyempre, nagugulo pa ako. Humarap ka lang na ganito, ano kuya. Ano yung ulo ko, parang hindi ko pala kung sasabihin. At saka ako. Ginising mo. Wala. Hindi po mabalik yung diwa. Happy birthday! Yan ang surprise! Happy birthday! Ito lang ang tungkol ko. Tungkol ko, miss ko talaga. Alam ko naman, sobrang busy ito. Pero grabe, daming ano niya sa akin ha. Comment yun, kailangan kayong makikita kasama ko. Ayaw ako yan. Oo, tagal-tagal kong nakita ito. Sorry, I'm sorry. So, okay lang eh. Gago kayo. Ano nang ginulat niyo? Gago kayo, ginulat niyo ako. Gago ka rin ko. Oh, ayan ha, nakita niyo na. Dami kasi, di kasi ako nag-ano pag tinatalo. Bakit wala ka doon? Ba't yun ano, sabi ko, kahit lang ako. Pero gulat ako. Gago. Ten birthday. Oh, siya ka kung ba't? Ba't kayo na pa kami 12? Kasi nga lang, naipit sa meeting. Naipit oh. Sa meeting. Gulat talaga ako. O yan, nakita niyo na.
Oy, hindi daw scripted ah. Hindi. Umiyak! Umiyak ako! Oh, yung yeah. Birthday ko pa, di ba? Yung taon ng ano. Ay, tara, pasok muna. Tara, ito na pa. Yung sa lalaki, gulat ako. Totally, hinihintay ko ito. Makagal ang makadal na. Grabe. Oo, sobra. Totally sobra. Nakita ko yung mata ni Kuya. Nagpipigil siya eh. Sobrang pinipigilan niya pero naiyak pa rin talaga siya. Hindi ko expected na mahalaga din pala talaga ako sa kanila. Nagsorry naman sila Kuya sa nangyari dahil pakiramdam nga nila na tama ako na medyo naging one-sided sila sa storya. At ako din, humingi din ako ng pasensya dahil nagpadala din ako sa emosyon ko. At nagpapatol ako sa mga live nila. Eh, si Vince pala, Kuya. Kaya ka, bulat ka, ay! Kuya Alvin, si Vince mo pala. Joka. Huling po na ako dito, baka may kilala ko eh. Hindi, alam niyo buti nagpunta kayo. Pupunta na kasi ako ng Amerika. Ah. Alis ko na sa Monday. Ano nga yung Monday? So, doon ako titira. Ay, di ka na dito. Mga siguro, apat na taon. Kaya buti nagpunta kayo. Grabe to, gulat ako dito. Grabe. Pero ito ang pagpapatunay na kaming magkakapatid. Diba? Sinasabi ko naman sa inyo, okay na kami, kaya alam. Ito, sila na nagpatunay. Pinasyala nila ako rito, nagpapasalamat 2 a.m. ako. Siyempre, kasi malamagi mga kapatid ko. Eto, ano to, ano? Priceless to kasi sobrang busy ng mga kapatid ko. At ibang industriya ng vlogging. Alam niyo naman yung ibang industriya to. Marami nagigiba, marami nabubuo. Kasi siyempre, alam naman buhay ng kapatid ko, buhay namin, alam mo yung mga istorya namin. Pero ito nagpapatunay ng kapatid mo. Eh, laging nandiyan yan. Ito na, no? Sa puso namin, nandito. Pero ito, lumabas na to. No? Wala na kami magagawa. Kung hindi, yung damdamin ng magkakapatid, nagkaroon kami ng pag-aaway, alam buong Pilipinas, masasakit ang mga salita. Pero yung dugo, eh, hindi mo kayang tiisin o kalimutan. Katulad yun, birthday ko, last year, nag-vlog sila birthday ko. And this is a very, really big surprise para sa akin. Kasi, honestly, hindi ako nasasalita sa kanila. Titira na kasi ako sa Amerika. So, nagulat din ako. Kala ko sila gugulatin ko na kung papasyalan nila. Nasa Amerika na ako. Ako pala magugulat. So, totally, it's my birthday po. Thank you. Nalala kay Marie, kay Odie, kay... Bro, papasalamat talaga ako, pinasyalan nila ako. Di sa totoo lang kasi Kuya, kaya din ako pumunta dito. Gusto ko na nga dito yung nakaraan, kaso bago nilipat kami. Yung mayroon ako isang episode nun na napanood ko si Kuya, yung parang humingi siya ng tawad, sabi ko, siguro pakalmahin ko pa yung sitwasyon. Lahat ng upload mo Kuya, pinapanood ko. Ay, salamat. Lahat. Salamat. Lahat ng masasabi mong ganito. Misan nga, nasa isip ko, ay, ganito yung reaction niya, Tinya, kasi alam ito itong nangyari. Misan din, nag-comment din ako sa'yo, di ba, Kuya? Kasi andali mo magsalita. Siyempre, nung time na yun, lagi kasi ako kay Lester tumatawag. Si Ate Marie kasi, lagi sinasabi, ako maka Kuya Alvin ako. Ako maka Kuya Lester ako. Kasi si Kuya Lester, lagi may time sa akin makinig. Kasi minsan, pag sinabi ko kay Kuya Lester yung buong story, ha, pag tumawag siya, wala na rin sisisi na, gusto nga lang mag-sorry. Ganun na lang siya magkwento, hindi niya na nabubuo yung tampo ko ba. Umiyak pa ako sa kanya sa palasyo, kaya hindi ko expected na magre-reaction ng ganun sa ano ko. At saka yung pinaparinggan ko talaga, no? Side ng ano ko, family sa babae. Kumbaga sa nanay, hindi sa ano, kasi alam ko naman wala talaga akong tinulong o ibinigay sa Fowler. Kaya di ko talaga expected yun. Kaya din ako napunta dito kasi gusto ko, parang alam mo yun, wala lang kahit. Pero para maintindihan nyo, yung comment ko na, Kuya kasi pocket malakas eh, kamustahin nyo naman kaya ako, ba't kaya ako ganun? Puro side lang nila yung napakinggan nyo. Para ma-explain ko kung bakit ako naging ganun na mag-react. Kasi ang dami kong screenshot dyan. Hanggang ngayon nandito lahat. Paano ako pag-usapan pag nakatalikod ako? Eh syempre, ito naman pag kinausap ko, hindi na, wala na yun. Syempre, hindi pwede iwala. Kasi pag ibang tao, wala kang paki. Pero pag yung misal kapatid mo, ba't ganito ako na sana pinutok na lang ako sa kumot? Yung ganun ako pagsalitaan, parang
bakit, di ba? Wala naman akong ginagawa. Parang doon ako na pinaka na ano. Tsaka ilang beses ko na sinabi yan. Sabi ko, kuya, kung nahirapan sila, hindi na lang kapatid ako. Hindi, dinay ko na din ang kapatid ko sila. Kasi maraming antok. Maraming ganun. Yung sa inyo lang, kaya ako sumagot. Kasi parang bigla akong napuno. Kasi lagi na lang eh. Pero yung mga surod-surod kasi, kuya, lahat ng SS sinasend sa akin. Sobrang nasasaktan ako na may GC. Hindi ako kasali kasi doon eh. Yung parang, wala naman akong ginagawa. Ba't ganito nang ganito nang ganito? Ba't ganito na naman yung ano? Pero naiintindihan mo kung ba't kami nag-react? Na, hindi, kaya kayo nag-react. Kasi na-trigger ko kayo. Gets ko yun, kuya. Pero ang pinariringan ko talaga doon, family ng sa babae ko. Sa, which is sa mother side. Hindi naman kayo sa mother side eh. Ba't ako magkasabi ng hingiin ang hiyap, tapos pumbigyan, kailan ba ako may binigay sa inyo? Kaya hindi ko mag-gets din kung bakit kayo nag-react noong time na yun, kuya. Gusto ko mag-thank you kay Kuya Lester dahil kinausap mo pa din ako at tinanggap mo ako sa bahay mo. Pati syempre kay Kuya Alvin. Sabi nga nila, ibabawi din sila sa akin. Nakakalungkot lang kasi biglang aalis na pala si Kuya, no? Pero sa ibang mga kapatid ko, yun, sabi ko na lang kayla, Kuya, mahirap ipilit kapag talagang ayaw sa akin. Kapag nasa-stress na yung iba kong mga kapatid na, bakit ganyan kapatid mo, Fowler, ganyan? Isa na lang talaga masasabi ko. Kayo mag-alala, hindi naman ako manggugulo. Kung ano yung buhay ko, itutuloy ko lang. Kung hindi niyo ako tanggap, sana para hindi kayo maapektuhan ng kung anong ginagawa ko sa buhay ko dahil kilala ko bilang Fowler, matatanggap ko na i-deny niyo ako. At pangako ko din na mag-deny din ako na kapatid ko kayo para hindi kayo maapektuhan sa mga napapanood niyo o sa mga tao sa paligid niyo. Doon ko yung nakikita yung way. Kasi eto na ako eh. Kung hindi niyo ako matatanggap, sobrang maiintindihan ng buong-buong puso ko. Maiintindihan ko kung ayaw niyong madrag sa pangalan ko. Tanggap ko yon at consequence ko yon. Kung ako talaga ay magsasalita para sa lahat, hindi lang para doon sa ibang kapatid natin, para sa inyo din. Hindi po pwedeng, uy, si Tony, hindi tayo pinapasyal ang magalit tayo. Hindi, kayo din po, protection lang ko eh. Kailangan, huwag din sila magagalit sa inyo kasi naiintindihan ko din kayo. Hindi naman, ganun ba kadali yung buwan, napakahirap ng buwan naman nung araw, di ba? Kaya nga, kuya, sa'yo ako nag-o-open. Kasi syempre, gusto, ano kaya eh, kumbaga sa kuya Alvin, hindi kasi ako nagkaroon chance na maging close sa kanya. Sa'yo ako close, kumbaga para sa akin, sa'yo kasi ako nag-open ng lahat ng nararamdaman ko. Kaya nasasaktan ako na, kuya, ba't bigla ka naman naging one-sided? Alam mo lahat ng tampo ko, alam mo lahat ng screenshot, sa'yo ako umiiyak. Tapos kung nag-ganun ako, hindi mo lang nag-Tony para sa aming bayan kasi makikireak ako kung ganyan. Oh. Kumbaga sa mga kapatid natin, ilang beses ko sinabi sa'yo, kuya, ikaw lang nakikinig sa akin, wala pong iba. Kasi, ang nangyari kasi nun, totoo nun, pagdating ng umaga, lahat nagsabi na sila sa'yo. Siyempre, nabigla ako, nag-react talaga kayo, bunga nga ako, ito yung bunga nga mo. Magmamana, di ba? Di bungang ana. Pero totoo nangyari sa pamilya namin to. Si, lagi ko sinasabi, no, yung hindi lahat ng nagbablog eh, scripted. Ang yung nangyayari sa buhay ninyo, sa inyong magkakapatid, nangyayari din sa amin, pati yung fame. Sikat ng kapatid ko, sobrang busy nila, nagseselos din kami sa trabaho nila. So, nagkaroon kami ng malaking-malaking gap. Pero, ang ginawa ko na lang, hindi po pwede doon lang sa kabila. Kailangan proteksyonan ko din sila. So, kung nakikita nyo, pati sa mga vlogging ko, di ba? Sabi ko, kuya, kung hindi ko po proteksyonan eh. Nakailang pag-gathering ka na ba? Pag nag-gathering ako, nakaharap ka, sabi mo, Tony, proud kami siya. Kung ano mo yan, kaya mo yan. Pagkatalikod ka, haharapin ako ni Ken. Ano ba yan? Palahubad ka, ganyan-ganyan. Isa naman, magko-comment sa FB ko. Nakakaya ka, kapatid. Ganun kasi sila sa akin. Kaya yun yung kinakaano ko. Kung baga, pag magkakaharap kasi, parang okay na okay. Pero pagkaharap ko sila, iba yung mga sinasabi. Lahat naman na-question ako eh, nung kapatid, nung bilang kapatid eh. Pero nung medyo, alam mo, umaayos yung buhay mo, parang bilang, oh, kailangan ganito, kailangan i-mandatory, kailangan ganito. Nagaganon ako na nabibigla ako. Teka, sandali, puro kayo negative. Nung unang hubad lang ako ng hubad, medyo kumita ako ng vlogging, wala man lang, Tony, baka pwede magtulungan tayo. Hindi, biglang, kailangan ganito. O, naalala mo nung ganito, kailangan ganito. Kaya parang nabibigla ako, kuya. Ate, di ba sabi ko sa'yo, lagi ako nanonood ng reaction ni kuya. Sabi ko, ayoko naman ng ganito, naawa naman ako kay kuya, hihinto na daw siya ng reaction. Kaya anyone can react naman. Wala namang porkit si Makagago, si Makagago lang. Si ganito, si ganyan. Hindi, alam mo, pinromote ko si Makagago sa kay ikaw. Oo nga, kuya, walang ganun. Hindi ako po pwede, ano eh. Anyone can react, wala naman siyang ganun. Kaya, ayoko din magtampo ka. Oh, okay, oh. Yan anunsyo na natin, no. So wala tayong magagawa, Makagago, sorry. Eh babalik ulit ako sa magre-react ulit ako sa. Ito tani. Oy, react naman sa reality show. Sa mga followers, sinabi doon, 'di ba, hindi ka na magre-react. Oh, wala tayong
Ano tayo magagawa? Pinagbigay na tayo. Makagago. Baka bumabahala naman ng bis mo yan. Kaya nang isa, okay, balik ulit tayo. Magre-react ulit tayo. Dahil nandiyan tayo kapatid. Kuya, anyone can react naman. Yung KMG kasi, syempre, management to management. Hindi, alam ko yung intindido ko. Kaya nga pin-remote ko eh. Mm-hmm. Ako pin-remote ko. Syempre, sa kanya, solid naman talaga si MG sa inyo mga araw. At saka syempre sila, kahit sinong pag-uusapan mo, kaya mataas ang bis kasi sa inyo sa Toro family. Hindi dahil Toro family, kasi alam nila na part ka ng family ko. Yes, oo. Kung baga, ay, pag sinabi niya yung totoo yan. Madaling kausap yung dalawang kuya namin, kaya sa kanila talaga ako lumalapit. Kasi madalas sila din naman yung ka-openan ko, kakamustahan ko, para sila rin magpaabot ng kung ano yung gusto kong sabihin sa iba naming kapatid. Medyo madami kasi kami magkakapatid eh. Basta ang dating sinasabi sa akin ni Daddy, nasa 30 daw kami to 50, yung iba na nagdadala ng surname niya, yung iba daw hindi. Hanggang sa, ayun, masaya naman yung kwentuhan namin. Tawanan, tapos bigla magkukulitan ulit, seryoso ulit, tapos tawanan ulit. Ang totoo niyan, hindi ako nakipag-ayos dahil kuya ko sila o dahil kapatid ko sila. Sabi nga nila, di ba, ang pinaka nami-misinterpret na kasabihan ay blood is thicker than water. Hindi dahil dugo ko sila, kaya inayos ko. Ang totoo niyan, kaya ako pumunta doon dahil gusto kong humingi ng tawad, gusto kong maging okay kami. Dahil simple lang, dahil mahal ko talaga sila. Dugo man o hindi. Naa-good vibe sila sobra. Lalo yung advice nila sa relasyon ni Mama Marie at ni Papa Odi. 31 ka na, di ba? Oo, dapat alam mo na yan. Ako, na-realize ko yan. 27 ako. Nung ko na-realize na, magsisimula na siyang mga babae. Ay, gano'n. 10 ang babae ko eh. Oh, nung birthday ako, 10 ang shota ako. Hindi ako masaya. Ibig sabihin, hindi ako doon nasaya. Meron ako dapat mag-usap kaya. Ang ginawa ko, tinanggal ko. Yung lima, nagtiwa ko, ginawa ko na. Baka, mabibla ako eh, masyak ako. Hanggang sa doon sa lima, dahan-dahan yung pinili kung sino gusto ko makasama. At kung sino talagang pinakagusto ko. Ngayon, eto na nga, pili ko. Panindigan mo na yan. Kung masaya kang kasama to, panindigan mo na. Kasi baka dumating ka sa time na akala mo hindi ka masaya sa kanya, iiwanan mo, tapos babalik-balik ka, tapos eto maka. Yun ang mas masakit. Ganito, based on kausapin mo sarili mo, hindi mo kailangan kausapin siya. Paano mo kausapin ang sarili mo? Saan ba ako masaya? Nung kasama ko ba siya, masaya ako. Nung wala ba siya, masaya ako. Pabalansin mo. Kasi ang isip at ang sarili, minsan hindi magkasabay. Magkasalungat. Okay. Pag-aralan mo sa sarili mo. Yung kailan ka masaya, mag-isip ka. Ang mahal mo siya kasi ang partner, alam mo ba, pundasyon ng pagkatao. Hindi totoo na ikaw mismo sa sarili mo magaling ka. Ang nagpapagaling ka at nagpapalabas kung anong merong galing ka, ang partner. At ikaw din. Ilalabas mo din kung anong saan siya magsishine. Kaya ang successful na tao, lagi may tao sa likod. Yun yung partner niya. Kaya minsan, bakit pang galing nito? Minsan, pinasasalamatan nila. Ay, maraming salamat sa partner. Hindi mo nakakita ni minsan yun. Kasi yung support sa likod mo, hindi kasi yung nagsisinungaling. At ang pinakamabigat sa lahat, hindi humihingi ng kapatid. Hindi katulad, ang ganda ng damit mo, bayaran mo ko. Kasi designer. Ang ganda ng makeup mo, bayaran mo ko. Pero yung gagawin ng partner mo sa'yo, free. Tatang mo, lahat ng libre nasa partner. Walang bayad. Ang panahon ng bayad doon, respeto, pagmamahal, at servisyo. At totoong sinisimbihan ng partner. Siya rin. Ano pagsisilbi niya sa'yo? Tinitiis ka niya kung ano mo, kamalian mo. Isa pang payo sa may relasyon. Para maging successful kayo mag-shota, ang unang mamahalin mo sa kanya yung kapintasan niya. Pag namahal mo yung kapintasan niya, ano pang hindi mo mamahalin? Eh, kasi pagkatapos ang kapintasan, kapurihan na eh. Wala na kayong problema. Wala ka punahin mo mo ng mahalin. Parang minahal naman na ata ni Kiyote lang sa kapintasan niya. Kasi sabi mo, ayaw nga kasama ni Tony. Hindi nga yan makatulog pag hindi ako nakakausap. May imbing nga tulog. Ngayon tayo kaya niyo. Ate, yung totoo, ngayon nga, mas mabalas.
Alam mo ka po. Tingnan nyo kayo. Pinapanood ko kayo lagi ah. Toro Family. Bakit gumaganda? Kasi hindi balansi eh. Nagsusuportahan isa't isa. Pero kung pare-pares kayo madaldal, mag-away-away kayo. Sabi mo, hindi mo magdaldal ka ng daldal. Hindi ako makasingit eh. Hindi eh, balansi eh. Gamutan. Tang, gamutin mo siya, gamutin mo siya, gamutin mo siya. Uy, ikot eh. Tsaka kuya, ano kami, ito na yun eh. Muna noong mag-ano pa kami. Parang wala kami pagpupuntahan, wala kami pagkain. Kami magkakasama. Bondi. Bill. Ewan ka araw, di ba? Wala na tila sa aming bago. Pansin mo lahat. Kaya doon kami sinas. Kami pa rin. Kami pa rin. Oh, si Payen kasi matagal nila rin kasama. Si Payen matagal nila rin kasama yung hindi lang nakagitan sa camera. Pero matagal nila. Kung timonyo yun. Akin pa rin si Payen talaga. Hanggang sa inumaga na kami, kakakwentuhan. Kasi sobrang namiss namin isa't isa. Kasi lalo si kay Lester, talagang sobrang close na close ko talaga siya sa mga kuya ko. Yan kasi palagi nakikinig sa akin sa mga drama ko, sa mga arte ko, sa mga wala lang, taga-balance kasi talaga si Kuya Lester. Siyempre, di ba, umaga na kami. Napauwi na kami ng Manila. Nagulat ako kasi first time kong nakita, oh my God, eto na pala. Eto na yung billboard ko sa NLEX. Pagtingin ko, oh my gosh! Andun ako kasama ang aking Tony Fowler perfume. Eh, nakita ko rin yung billboard ko. Gasa famous! Oh, di ba? Simple yung promote lang tayo, mabilisan lang mga besi ko. Andiyan na yung link sa baba description or yung mga nasa comment. Guys, available na po ang Tony Fowler perfume. Parang lagi ka lang bagong ligo. Bilhin nyo na to. Promise. Hindi kayo magsisisi dito. Mabango na mura pa. Dahil Valentine's Day ngayon, sinurprise ko po si Mami ng flowers. Oni! 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 Mami, Oni! Happy Valentine's! Thank you! Happy Valentine's, Oni! Thank you! Thank you, Happy Valentine's po! Cute naman kayo. Alam ko na mong flowers. Alam ko, mag-give na sa akin na si Ika. Binigay mo lang sa akin. Hindi, Mami, it's the top that count. It's the top that count. Gusto mo? It's the top that count. Pero, ate mo yung support. At least naisip ko ako. Okay, Valentine's. Happy Valentine's. Wait lang, anak. Gusto ko talaga makita mo kung binigay sa akin at anytime. Okay, let's go. Araw ng mga puso. Umiinit ang ulo kay Paye. Anong oras na? Saan ka nagpunta? Bukas na yung operasyon mo. Hindi ka pa umuuwi. Paye, hindi ka nga dapat naglalabas na, di ba? Nang sobra. Kailangan kung ano lang gagawin mo sa labas, balik din ka agad. Hindi ka rin po pwede na-expose masyado sa labas at operasyon mo na bukas. Sumasagad ka naman. Yung kain nyo, hindi basta kain na nagda-date-date pa kayo eh. Ikaw, Kiana, putang ina naman eh. Hindi mo maisip na hindi nga po pwedeng ano, makakat siya ng cold or what. Dahil schedule na naman yan. Yung kain nyo, chill eh. Yung lakad nyo, chill. Dapat may gagawin kayo sa labas, gawin nyo na. Kailangan mo agad bumalik pa eh. Hindi ka dapat lumalabas, alam mo yan. Nakapagpa-check ka ng 11, 8 PM na, putya, pauwi ka pa lang. Ilang hours yung sa 9 hours, nagpa-ENT ka lang, tsaka naghanap ka lang sa Mercury, tsaka kumain lang. Tama ba yun? Sobrang ano ka pa eh. Hindi na nga kita pinapasok eh. Tumapos ka ng ibang mga trabaho, pagkarating dito, matataranta ka, mapupuyat ka. May interview pa. Sinisipon ka ba? Ba't ganyan ka ng ganyan sa ilong mo? Hindi ko. Anita, tapos ko lang po kasi umiiyak ko. O, di ba? Ba't ka umiiyak? Si ate ko. Sa ate mo? Bakit kinausap ka? Nag-message kasi siya kanina, o. Na ano? Hindi ko lang po. Sabi niya, kamusta ka? Kabago ka ba? Gusto mo ba ng pasta? Pagdulog ko kita dito. Basta matapos siya, hindi ko kasita. May iya ka na? Gusto ko na ipagluto ng pasta? Hindi po. Hindi kasi nasasaktan lang po ako. Nanatitiis ko po si ate. Hindi mo naman tinitiis yung ate mo dahil ano? Dahil galit ka, o ano, hindi mo siya ginagantihan. Ibinibigay mo lang sa kanya yung gusto niya na mag-focus siya, pero i-appreciate mo yung ganyan na naglalambing siya sa'yo. Hanggang umiyak na umiyak pa, hey, dahil maaano yung ilong mo. Tinagdagay kita pag-uwi mo dito. Buti na lang, tumawag sa akin si Chong Harvey. May gusto daw bumati ng Happy Hearts Day. Happy Hearts. What? Happy Hearts Day. Thank you, Humpia. I love you so much. Say hi to my little baby brother. Where's your baby brother? Say hi, guys. Hi, Dong. Say hi. I don't like to talk to your mother. Mommy is busy. I don't like to talk to your mother.
I sing to your mother. We used to be best buddies, but now we're not. I wish you could tell me why! What are you going to do with Hearts Day? Give me some hearts. Oh, they give you some hearts. Are you happy with your new house? Yeah. You're not with us anymore. Oh, I just saw us. Because I'm us with them. Because they love me. How about me? You don't visit me anymore. I visit you. You don't visit me. I visit you. I'm happy with my new house. And someday, I will visit Mommy Oni and my Mommy and Papa Oni. Dodong! I miss you, Dodong! Mom! Ay, ang cute naman ang dalawa! I miss you too! Nahihirin na si Dodong kay Happy, sinisigawan niya. Nauhapon no, it ba? Tatawag ka na Mommy Oni! I'm crying because your mommy is not pretty. Your mommy is not pretty. My mommy is not pretty only. Because she's not pretty. Yes. Everybody loves Happy, but not everyone. But everyone don't love mommy. My mommy, because I love my mom cat too. Because they're gonna love me. You always love your mommy cat, okay? If you love your mommy cat, you go wee-wee in mommy cat's face. No! Why? Maybe okay. Mommy cat help me. Mommy cat help you. If you go wee-wee in your diaper, you put your diaper in mommy cat's face. No! No, I put diaper on the trash can. Yeah, but your mom is a trash. No! She have trash can. She have trash can on the side. Happy Valentine's, Dodong. Happy Valentine's. Hi, my love. Hi, Ate Mi. Papa, happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. Happy Valentine's, Happy. I miss you so much. And me. Yes, you're so beautiful. And this is my favorite. Hello, Dong. You don't want to have... Eat ba? Eat ba? I love you so much, Dong. I love you too. Ba't naiiyak ate? Don't be sad. Don't be sad. I love you so much, Dong. I love you more. Ay, sige na, dyan na. Oh, dyan na, sorry na. Oh. Eat ba? Eat ba? Eat ba? Dong, eat ba? Ano? Eat ba? Arp, di huwag gulatin yan. Happy Hearts Day! Dong! Hearts Day, Dong! Siyempre, hindi ko matitiis. May iiyak pa rin talaga ako every time na nakikita ko si Dodong. Kasi sa akin lang tumatawa yun ng sobra-sobra. Kaya miss na miss ko na talaga. Kaya kung makita niya akong pinatatawa ko siya tapos mag-smile back siya, sobrang laking bagay na yun para sa akin. Pag-uwi ko, napagalitan ako ni Mami kasi 10 hours akong wala sa bahay. Pakiramdam ko, litong-lito ako sa nararamdaman ko. Ikaw, Mick, di ba? Bago ka gawan, one week, bawal ka na lumabas. Sinabihan din kita dyan pa, di ba? ENT lang usapan natin. ENT lang. Kaya kahapon, kinukulit na kita bago ka mag-swab. Hindi kita pangagatan na sad girl ka dahil malungkot ka. Dahil naiiyak ka sa ate mo. Yun ba yung card mo? Alam mo ba na pag na-swab na ang isang tao bago operahan, Kiana, bawal nang lumalabas-labas? Alam mo ba yun? Oo, pwede tayong gumamit ng common sense. Ano, Pai? Date-date pa kayo. Gets ko naman eh. Nakita ko in-upload yung picture pero chill kayo. 11 kayo, Tines? Nakikita ko sa cellphone. 11, di ba? 11 a.m.? Bumuwi kayo 9 p.m. Usapan ni NT lang. Kung bumili kayo ng gamit ng mga ibang kailangan na sinasabi ko kahapon mo dapat ginawa, sige, maintindihan ko, pero talaga ba? 11 to 9, ilang hours yun? 10 hours, di ba? 10 hours kayong wala. Para kumain, mag-ENT at iyan, 10 hours. Ganun ka chill? Natanong ko siya. Ano? Ano pong ginawa niya? Ano mang ginawa niya? Hindi, tinatanong niyo po siya, sabi ko. Kaya nga, ano mang ginawa niyo? Ngayon po, Oni, dumating po kami doon mag-11 po. Tapos, nag-start po sa akin si Doc 11, natapos po ako ng 11:45. See?
11:45, 45 minutes lang. O tapos? Tapos nahirapan po kami sa paglabas po kasi sobrang traffic sa parking. Nakalabas po kami dun 12 o'clock na uli. 15 minutes lang yun. O tapos 12 tapos, o'clock na? Opo, nakarating po kami ng Green Hills mga around magta-12:30. Green Hills? Opo. Para siya sa? Siya lang naman po pumunta dun uli. Nagstay lang po ako sa coach. Kasi anong pinuntahan niya sa Green Hills? Sleepwear niya po. Yung sleepwear? Button po. Tapos nagpunta na rin siya sa Mercury dun uli. Saka yung neck pillow kasi wala rin po siyang nahanap. Tapos nagpabili din po ako sa kanya ng snacks nun kasi sumasakit na po yung sikmura. Mm. 2 hours ko po siya kinantay sa may Starbucks. Kasi nag-grocery na rin po ako. Ito po, ay grocery, nagbili na rin po ako ng binigay ko po sa kanya yung list po. O tapos? Tapos nag-try po kami magtingin din sa may malapit po sa Icon na Mercury. Wala rin po, puro malalaki po yung Tegaderm po doon. Kanyan po, wala yung mga Tegaderm nila. O tapos? Tapos nagpunta na po kami ng Robmag po. Tapos sa Robmag din uli. Wala rin po silang Tegaderm doon sa may Mercury nila at saka sa Watsons. Tapos sabi ko doon na lang po siya bumili ng neck pillow. Tapos nagtingin din po kami sa may Mercury. Nakabili kayo ng neck pillow? Yes po. Opo. Sa Robmag? Opo. Tapos saka kayo umuwi? Opo. Hindi, kumain po. Ilang oras kayo sa kotse naglalaplapan? Mami, hindi. Hindi po. Kahit tignan niyo pa po yung dash. Kaya next time, dapat 1 week at 4 days pala, naka-prepare na yan. Yung mga bagay-bagay, once na maswab ka, hindi ka na pwedeng lumabas. Naka-mask ba kayo the whole time? Naka-mask ka? Paibay pa po ng mask. Paibay ba din ang mask? So, papalit-palit kayo, gano'n? Hindi po. Hindi, nag-change po ng mask. Sobrang mahal kita. Kung naman, ikaw naman sa ito. Oh. Amoy mo hinang ako. Di yun yung point eh. Nag-joke time ko lang yung kung may ginagawa ba kayo or what. Pero ang point dyan, pag-usapang ENT, ENT lang. Kaya di ba yung mga yan, ang kulit ko na sa'yo nung mga nakaraang araw? Di ba? Ganun yun eh. Hindi ko rin po kasi alam na dapat mga nakaraang araw pa po pala to. Bago operahan ka, pag nasob niya ito tumalabas? Hindi ko po kasi alam mo niya na kailangan po pala na naka-ready na po ito ng mga nakaraan pa. Okay, kailan ang bibilid pag wamit na siyang gawa? Or pinapautos niyo na po sa akin. Dapat! Alam ni Paian, sabi ko mag-prepare ka na, ganyan-ganyan, etc. At saka isa pa, sad girl siya dahil sa ate niya. Papuni, ganun na po siya umiiyak. Paye, ano bang gusto mo? Huwag mo tuloy yung operasyon mo. Hindi ka po pwedeng sipunin, hindi ka po pwedeng ma-stress, hindi ka po pwedeng... Magre-reskid na naman tayo. So lahat ng in-effort mo ulit ng mga exam, uulitin mo siya ulit. Gusto mo ba yun? Mag-focus ka lang sa ikaw. Eh, di nakakatuwa na nag-care sa'yo ate mo na gusto ka palang ipagluto ng pasta, nag-message siya ng ganun. Okay yun. Pero hayaan mo din siya na mag-focus siya, naglilipat siya ng bahay. Asa na? Tawag dito? Kanina nag-ano yun eh. May sinasabi si Harvey. Pabati lang. Yung kanina. Sino? Si P. Ay, I'm getting wrong. Di ba mabati? Okay lang si P. Gusto mo... O, dumuyak ka na. Happy birthday! Happy birthday! I love you! Dodong! 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 Happy you winning since you Dodong! You talk to Dita Pei! Hi, Happy! Hi, Dong! Happy Valentine's, Happy! I love you! Sige na, Harvey. Mukhang ayaw nilang kausap si Pai eh. Mukhang nagugulo. Pag-iiyakan lang. O sige na, bye-bye na. Bye-bye. Hindi ko gusto na magkaaway pa rin yung magkapatid. Pero may mga bagay lang talaga na dapat unahin. Tulad yan, iyak nang iyak si Paye. Baka lagdatin o magkasipon, which is bawal yun bago maoperahan. At alam nyo ba guys, twice na pong na-risked si Paye sa operation. Kaya baga, pag mapapa-opera ka kasi uulitin mo na naman lahat ng test na yun. So, ako din yung napapagod sa kakarisked. Tsaka nakakahiya. Ayoko na kahit na ano pa yung mag-focus ka na muna dahil ooperahan ka. Tama naman si Mami. Kailangan kong mag-focus sa pangarap kong ilong. Kesa magpadala sa emosyon ko. Kaya ayun, nag-practice na lang kami kung paano ako aalagaan ni Kiana kapag sila Mami Oni naman yung tulog. Sige po, Dr. Oni. Pinapractice na nga natin eh. Diba? Kunwari, mag-aano siya. Paye! Paye. 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 Pa
Pati ka basketball doon sa... Gets mo, wag na wag kami gaganan. Pumunta ka sa kabila, pag may gagawin ka sa kanya. Wag mag-aabot. Wag mong gagawin to, wag mong gagawin yan. Pag may dito ka gagawin, dito ka lang. Pag doon, doon ka pupunta kung may gagawin ka sa kabila, okay? So ngayon si Paye, pag iihi siya, hanggat maaari ganito, isang kamay. Tapos alalay dito, tapos sabay kayo, para ang pwersa niya sa tiyan. Huwag sa liig, yung kaka-absent yung ganito niya. Diba? Ano ba sa gilipo? 1, 2, 3, ganun. Huwag sa iyo ko. Ganun ka pa rin pa. Ayan, nakaganyan ka lang. Ganyan, tapos mo ito yung sarili mo. Tapos ikaw dapat, diba nakaganyan ka? Ganun ka din. Tangina mo naman to niyang! Diba? Tapos ganun. Kaya sabi sa'yo ganyan yan eh. Medyo kala. Pero dahan-dahan. Pagka ganun mo kay Pai, ay, ganun pa rin. Ano ka, tunta ka sa gilid ah. Huwag na huwag kang harap sa kanya. Hanggat maaari. Ganyan. Yan. O, tapos Pai, laging ha, ganun, laging hawak ah. O, pwede kang bumitaw dyan. Kumawa ka sa pader-pader, ganyan. Pero ganyan. Okay? Gets mo, huwag na huwag kang pupunta sa harap niya. Huwag, kasi konting gibot, may gumano ka ng buhok mo, di mo alam tatamaan mo. Kailangan talaga, o, kay naman. Ito ang panagbago mo, Pai, ah. Papractice na natin to. Ito, tatanggalin mo ito, Paye. Tiga mo, magiging ano ito, magiging aso. Tapos, dito siya. Pagkatas mo yung itali, saka mo siya susuot. Ganun lang sa ilong. Ganyan ka lang? Ganyan lang. How many months ganyan ka? Ganyan siya. Lalo may implant ka. Yung sa baka lang nilalagay nila sa ilalim. Ako kasi sanay ako lang. Oo, oh, naayon lang. Hindi ka siya pwede sobrang masikip yun eh. Tapos sa tenga mo, hindi siya magaganon. Hindi siya gaganto. Hindi siya malalagay. Nandito lang sa taas lang. Oh, di dyan, dito, sa likod. Dito yan, dito sa malakas, dito. Dito. Yan, banda. Dito yan. Mo ako inawa kang kanina. Dito, huwag dito, huwag dito, dito. Wala, nag-iwala na. Dito na siya. Wala na, namatay na ako. Huwag ka mo siya namatay, nag-aabal ka lang ako ng balikan. Then, sabay kayo ha, magka-count kayo sa 3. 1, 2, 3, angat. Angat, yan, dahan-dahan. Paye, don't forget, okay? Paa. O tapos, habang ka, lipat mo yung... Pwede niya na ako bitawan ng uni. Hindi, baka malaglag siya. Ilipat mo yung kabilang kamay mo. Yan. Tapos, saka mo siya dahan-dahan. Mag-scoot ka rin ng konti. Tulungan mo sarili mo. Yan. Yan. Op! Gaganon sa harap niya, gago. Dito ka kasi rin ako yung space uni. Ay, puta, sinisin na mesa. Tanggalin niya lang mesa. Hindi, basta pag huwag mo ka, lagi kang nakalayo. Lagi kang nakalayo sa akin. Ganyan ka mag-assist, oh. Medyo ka lang. Pero gets mo, lumayo ka. Yan, ayan, bam. Diyan ka lang naging sa side niya, o. Tapos ihi siya, pa, o. O, tapos, pag kailangan mo siya kalalayan ng pangarap, ganito lang lagi. Payawa ka mo, pero ganyan ka, lumayo ka. Kasi yung extra movement, so pwede mo tamaan yung ilong. Yes. Gets mo, o. Sakit nun. Nasuubo siya, kunyari, nakaupo ka, nang ganyan. Ganun ka. Pag-aangat ka, itong gagamitin mo laging pwersa, ha? Angat. Ganyan. Ibigay mo yung bigat dito, gets mo. Tapos mag-chacha tayo. Pag same as pag ano. Ihiga, okay. Ihiga. Ihiga, o. Nakawa kang ganyan, o. Sige, higa. Hindi ko na practice. Try mo lang, common sense. Ano ba? Sige, upukan mo na. Okay. Kunyari, o, dalawa. Kunyari, sige, dalawang mo na. Upukan mo na. Scoot mo na yun. Scoot ka muna, scoot ka. Yan, ganyan. Tapos, adjust mo yung ano mo hanggang sa unan. Yan. O, ganyan, yan. Kaya mo yan, eh. O, tapos, yan, ganyan. Then, okay na. Laging ganun. Okay? Pag na natatawa ka, or a-aching ka, ito talaga, pag ganun. Kailangan mo ihod, kailangan para kahit matawa ko or mabanat, binagulit niya yung banat, pag ganun siya. Papunta dito kasi mawawa ko yung tahi. Okay? O yan, Paye, kailangan mo yan. Kasi kailangan sa'yo talaga mga ano, mga polo shirt talaga. Ilan nakuha mo kay Jowa? Isa, dalawa. Akin natatawa, dalawa. 50 na lang. 350 na lang isa. O, 850 yan. May t-shirt ka pa? Kasi kailangan talaga niya mga polo shirt eh, para hindi tatama sa ganito mo pa. 6. 1.5 na lang. 1.5 na lang. Uy, akin yan ah! Uy, binigay mo na sa akin yan. Ito. Hiniram, hiningi ko sa'yo. Yung ganito mo, binigay mo po sa akin. Sabi mo, tarno po kayo ni Tito Vince. Tapos ikaw muna nagbigay? Ako pa nagbigay sa kanya. Apo. Hindi ba akin to? Akin yan, wa. Kita nyo na to. Akin yan, sinote ko yun ng birthday ko dun sa Arnie. Hoy, akin yan! Sinote ko yun! Ibigay ko makitan yun, ha! Dahil gusto niya yung ganito mga ano, malalaki. Akin nga yan! Eh, ganun talaga pag rhinoplasty. Kailangan talaga polo, wag t-shirt, para hindi tatama sa ilong. Shoutout kay Doc Yapi. Arby! Naka dito? Nag-aaway yung dalo. Nag-aaway mo? Ha? Nag-aaway. Of what? Hindi, mami. Si Harvey nandito siya. Mukha ng damit. Mukha ng damit o sinisepangs ka na. Hindi. Ay, doon. Andito siya ng Valentine's. Bakit? Di ba kayo pa sa'yo pamilya doon? Hindi kayo nag-Valentine's? Hindi mo surprise? Mangi, pag-uwi. Kaya kumahabol ako bago mag-12 eh.
Oh, sige na, bilisan mo na. Hindi, gusto niyo mga 11:59 na ako alis. Bakit? Wala akong para. At snack. Sige na. Ano sa surprise kay Papi? Meron lang akong binili kasi nagpa-lanugda lang ako. Bye-bye. Surprise mo yun. Gusto pa lang mga petals, petals. Pakain mo sa wala nga petals eh. Pakain mo. Abot naman tabak-tabakan. Papel nga pa. Okay lang pakain mo sa akin. Bye guys! Bye-bye! Valentine's! This is it! Operation day ko na! Sobrang kinakabahan ako. Halo-halo na. Ito na. Eto na. Eto na. Hello po. Hi! Hi! Hello po. Ready ka na, ma'am? Opo. Sige po. Punta na lang yung mga labs mo, ma'am. Ito po. Yan ang pinakamahirap mong gagawin, pa eh. Diyan ako lagi nagre-reklamo. Dami niyan. Pag may kulang, kulang din ang tahi. Oh. Gets mo? Kulang din yung tahe. Pag hindi kompleto yung pagkakasulat mo. Saan tayo muna? Yung bote. Papa sa akin. Gagano na lang pa ng bote. May dati sa elbo. Okay na sa elbo. Buong pamilya nandun para sumuporta kay Paye, lalo na first time niya, alam namin na natatakot siya. Yeah. Yes. 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 Full support ng family ka. Yeah. Pwede naman. Pwede. Pwede. How are you? Kamusta? Buhay na ulit. Medyo ano ka. Ito po na. Pabalik. Blooming ka, girl. Blooming. Yes! Mura didiligan ka. Dokas pa yan, hindi. Ako. Maganda na ako. Tangin ang reality show to. Alam mo yung iniiwasan ko talaga na mag-video or may mangyari. Parang kinokontrol ko na yung buhay namin para wala man lang bad vibes. Ay, nako. Sa bilang dumating si Papi. Gusto ko, masaya lang eh. Eh, syempre. Mag-saya na naman si Papi. Ha? Kapatid. Saan? Papaya yung trato daw. Pwede siya mo kawal siya lang daw. Thanks. Kung ngayon din naman si Dokpi. Ano lang si Dok Yapi? Wait lang po ah. Tignan ko lang po. Anong kontrata to? Sa ano? Dokpo. Lahat ng opera, lahat ng mechanics. Ano? Para lahat ng procedures nila, kung hindi sila sunod sa contract, magkaano na lang, bigala na lang. So, 20 million pesos pa eh, babayaran mo. Yeah. Plus yung ano? Procedures. O sige. Kasi hindi pa pwedeng lagi na lang ganyan tapos magkaparito realis. Okay, sige. Actually, lahat naman pipirma dito. Kahit naman ako nakapirma ako. Lahat. Wait lang, bago ako pipirma, kay Dok Yapi ko muna ipapirma. Nakapirmahan ko na rin kay Dok Arthur. Kasi lahat pati dental sila ako. Okay, sige. Papirmahan na natin ito kay ano? Kay Dok Yapi. Kaya Dok Yapi? May papirmahan ko pala kami sa inyo. Actually, madami pala siya. Dala si Papi. Wala ka dito, Papi. Ito, yung mga ano, for 10 years. For 10 years. Ito na ako. Saan natin? Ito po sa Ed. Yan. Para may ano na sila. Yan. Oh, pati kay Paye. Full name muna. Sa ilalim, full name. Ano si Dok Yapi para lahat na? Apo. Sa buong Toro family. Para wala nang abuso. Para walang anuhan. Kasi, di ba? Legalan na lang, Dok. Para hindi nagpapareto ko lang alis. Di na, patambot mo na lang, no? Ayaw mo mo 20 million pesos kapag nagano sila. Oo, pero na lang. O, Paye, tangi na. Hindi ka po pwedeng basta aalis. Oo, yan na. Kung 20 million ka, pwede. Oo.
Bakit? Magtapang kang umalis. Oo. Ako, kaloy kita ng lightsaber. Pwede ka pang mag-back out. Wala na, nakapirma. Eh, aalis ka ba sa Toro Family? Hindi po. Dok, aalis to sa Toro Family. Uy, wag mo na ilawa ni Dok Yapi yan. Hindi ka nagpaalam. Ikaw nga. Balik ka. Hindi, okay lang. Hindi kasi ba isa talaga ang gusto ko rin dito. Ito yung paturo. Talaga, oh. Sarap pugutan ng ulo. Nagbibigay naman ako ng moral support. Yung presence ko pa lang dapat thankful na si Paido. Pero hindi na makakautak ang mga taong gustong pumasok sa Toro Family. Kung gusto mo na operahan ka o gumanda ka, magkontrata ka. Salyado yan para hindi na maulit yung mga dating ginawa ng mga Toro Family members dito. Na sinagot ni Tony yung mga pampapaganda nila, pagpapa-opera, tapos nung maganda na, ayun, umalis na kasi nakuha na nila yung gusto nila eh. Tapos wala man lang pag-promote kay Doc Yapi or kay Doc RFD. Kita naman, di ba? O di ba, wala na nagpo-post. Kahit ang usapan talaga, dapat 5 years yan. Dahil wala naman mga pampaganda yung mga yan eh. Si Tony lang naman tumulong sa lahat ng mga yan magpa-opera at magpaganda. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Kung matutuwa ba ako kay Papi o at ganyan yung arte mo dito. Pero thank you sa kanya. Kasi at least naisip niya na gawa ng legal action yung mga gusto mong iwan sa akin. Kasi syempre, after all, nakakapagod din eh. Siguro mas maganda na may consequence din talaga. Hindi naubra sa akin yung mga ganyan. Kapatid ko yan si Paye. At alam kong after magawa ng ilong yan, ako naman ang iiwan yan. Kanino ba ba siya magmamana? E di sa akin din naman gagamit. Kinahabahan ka? Ako hindi mo makikita bago ka makatulog. Ika mag-alala. Ba't ka naiiyak na naman agad? Kasi nandito si Ate, tapos ang sumit-sumit niya. Oo. Hindi ko ini-expect na pupunta siya dito. Siyempre, pupunta siya dito para magpakontrata. Papansin siya. Papansin siya. Umalis siya sila. Kaya nga po, tapos masungit niya lang. Ulit. Kasi, oo, pero ano ko, tapos nagsusungit siya. Nakakainis siya. Alam mo na, yun ang hormones yun eh. Na hormones siya. Sabi ko po kay Jamie, pag-isip ko, mas maganda na ako kay ate. Ang alam mo ka? Bakit yan yung mga pangarap mo sa buhay? Yung pagising ka na mas maganda ka sa ate mo? Mas maganda at famous ako. Tangina mo, cheche nila. Singgit eh, hindi ka pa rin naihinto talaga eh. Oh, bilisan mong gumaling ha, may interview. Kailangan sa interview makapagsalita ka ha. Hindi ko kaya ulit. Sabi si Mama Marie, huli niya daw pong nakita si Nanay Miling po. Natatakot naman ako, Mami, sabi niya. Hindi, guidance lang kasi. Baka Mami, makita ko yung nanay ko, sumunod ako. Hindi yan. Huwag ka magaganyan. Hindi mangyayari yan. Pero wala mo, pray ka lang. Kasi hindi naman ito major surgery. Hindi naman siya ganyan. Okay! Lucky Abby! Hindi na po gagawin kay Baby. Yan! Ito, pagpaloy na bote. Tayo ka. Kasi mapapansin ko, no? Yung buto niya, pagilid. Pagilid yun. So, Dok, ano masasabi mong ba na ano? Kailangan talagang may kailangan ng rhinoplasty? Yes! Ang well, kung nahihirap ako mamaya. Opo, Dok. Nahihirapan siya. So, kung nga po ako mamaya. Talaga, ayun. So, baka ayos na din loob. Kasi malang nakabara yan siya. Nakabara po. So, para mas mat yung dalay. And at the same time, ayusin natin ito. Diretso natin ang pati. Alright? So, mas makakaingan na po siya ng mas okay. Yes. Oh. Oh, di ba? At siya, ito ba? Didiretsyan ito. Tabingi yun. Oo, tabingi. Tabi, gano'n natin. Hawa ka muna na kaya ng ganyan. Yan na. Okay, so, gano'n yung mahamak. Pag namapapicture na, gano'n ka na. Kaya, subukan mo na, gano'n ka na. Yan, matay na. Ayos na! O, di ba? Wala ko. May babasagin po sana dito. It's okay to. Oo, kasi tabalo. Kasi ito, lilitan natin ito. Para, yung parang kay Pat. Gano'n natin. Gano'n, tapos kuha tayo lamas tayo niya. Alright? Okay. Kasi pati ba tumis-tumis taas? Medyo tabing iinom na yun. Mga pakaliwa eh. Oo. Pakaliwa siya gano'n. Oo. Oo nga. Tabingi talaga yun. Siguro nakita ka ng nanay mo, yak! Boom! Nalaglag ka. Nasasapan siya kasi totoo. Kaya ka pala nagkakaganyan. Ano ba kaya ang pangalan niya, diba? Ah, gano'n ba? Alam mo yung pangalan niya, diba? Ano pangalan? Ang pangalan niya, totoo yung pangalan, hindi pa eh. Ano? Lucifer. Oh! Kasi yung demonyo daw yung sabi ng nanay niya. Ayan yung Lucifer! Grawe! Oo nga! Ginanong siya yung nanay niya. Kasi daw pag tingin yung demonyo, kumakarito. Biyasa! Lucifer.
Diyos ko! Siguro na high na high mo siya nung ginawa niya pa. Nung pinagagawa yung birth certificate ito. Lucy Pearl. Ano na wait mo yun? Zero na siya, tapos game na. Alright? Drawing na nagagawa. Ay, drawing na. Ay, drawing na pala. Ano pala? Kasi medyo mababa yung picture. Tingin ka lang doon. Mahirap mong gawin yung tabi ng ilong. Oo, mas mahirap ito. Mas mahirap ito. So, mga ilang hours po yung mga ganito? Mga 2-3 hours. Ah, 2-3 hours, sabi siya. So, tingnan natin. Siyempre, mas complicated din. Oo. Kasi didiretso mo pa ito, tatansin mo pa lahat. Hanggang loob, bubuksan natin. Asa din na ito sa tabi ng ilong? Ay, hindi na ito. Dokyapi. Ano? Sasabay mo ito, di ba? Ay, ito ba? Oo. Kahit wag na yung chicks na, Dokyapi. Wag na yung chicks. Masyadong pambata eh. Ay, parang okay na yan. Promise. Okay na yan. Parang avatar ka. Yan, pwede na. Ayan, a picture. Okay, game. Tapos, Dok, yung may tatanong ko lang ko last na. Tawag dito. Wala, sila. Ano po lalagay sa kanya? Cortex. Cortex muna tayo. Huwag na munang ribs, no? Kasi baka pwede naman siya sa cortex. Oo. Para wala din sa kids. Cortex tayo, and then kuha tayo lang sa tenga. Tenga. For the tip of the nose. Hindi tanda na sila. Oo, ang laki niya eh. Ba't ako din sa tabi nito? Tapos ito, huwag tumatawa, smile. Doon bumabag sa kayo. Apo. Kaya hinahin nyo doon. Tapos, lupas ka ng konti. Ah, okay. Okay na? Okay na. Okay? Eh, ikita ko natin. Game. Payaga lang 2.0 literal. No previous surgeries. Wala. Walang maintenance na gamot. Wala. Not expecting to be pregnant. Tomboy po yung unless naman din siya. Kailan po yung last mens? Last week po. Kailan din mo yung lalaki mo, last mens? Mami! Kailan siya pala? Paano ba yung pag-isip mo, ititi ka na? Mami! Sa noo. Hindi lang matawa ko lang kasi kinakabahan niya. Pwede ka na matulog. Wait lang. Ano mo ka lang? Excited. Sa rin siya. Ito ang magkapag sa ano. Pamit ko. Ang taba na kayo ba? Sige ba? Okay lang may camera. Hindi ko alam, mataas talaga yung galit ko eh. Hindi ko rin alam kung bakit hindi kong magawang umalis at iwanan si Paye that time. Lalab gown ka lang muna. Dok, huwag mo gagandahan yung gawa doon at mas maganda pa rin ako, Dok, ha? Charot lang. Oh, gusto magana sa'yo. Magana sa'yo. Bago ka na mag-isip. Congrats. Okay lang. Okay lang, Mia. Sabi ko kay Dok, huwag niya masyadong gagandahan at mas maganda pa rin ako sa'yo. Ano ka ba? Sabi niya nga, ipag-isip ko mas maganda na ako sa ating. Sabi ko kay Dok, kaliwa ka yun, di ba? Ibalik niya lang sa kanan daw. Bakit nahiya? Ay, yung mga heart rate mo. Kailangan stabilize yan. Kumbat mo ka lang. Kaya nga, stay nga siya. Mag-usap kami. Para pag-isip mo yung linya sa'yo, patuloy. Kailangan mo yung sige lang. Ang mga ito, gagawin pa po ako kung yung buong ano. Kaya nga, kayo. Ayan, happy ka na. At least, pasapagtulog mo kami dalawin hawak na kamay mo, ha? Okay. Lahat ka ba? Loyal? Tignan din lang. Pagyan ka muna. Pagyan ka muna. Pagyan ka muna. Hindi ka na magaganon. Sa sa kinapayit ka, kailangan mo nasa bal. Kailangan sa garin yan ngayon. Oh my God. Huling pisil sa ilong. Kamutin mo na isang. Tayo yung malalim, tapos magbibigay tayo ng gamot, aantokin ka na. Okay, inhale, exhale. Hanggang sa makatulog, hindi ito lang. Kapit ako to sa alam ni Mami. Aantokin na po siya kaagad? Ah,
Wala na po siyang pampakalma? Yun, ito. Bibigyan mo na tayo. Ah, sige. Yun yung gusto ko makita eh. Yun ba yung malalasan? Slowly. Mm-mm. Andyan na si ate ha. Andyan si ate mo. Dito din yung jowa mo. Ayan, inject na. You're welcome. Lunok ka lang, ha? Pampakalma lang yan. Ma-feel mo lang yung parang may dadaloy sa kamay mo. Tsaka labanan mo yung antok. Try mo lang. Try ko yun eh. Try mo lang bilang. Kung hanggang ilang yung bilang na kaya mo labanan. Nahilo ka na? Opo, nahilo ko. Mahal mo yung ate mo? Pili mo mas maganda ka sa akin. Mas famous ako sa'yo. Pag ilang to? Ramdamin mo lang, kalma lang yan, kalma lang. Okay lang, ganun talaga yun. Parang lasing ka lang. Hanggang sa bilang ka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siya ba ulit? 10? I love you, Toro Family. Tapos pababa ako. I love you, Toro Family, sabi niya. Kalmado pa siya, di ba? Wala pa po siya pampatulog. Ito na, pampatulog. Ayun, 10, 9, 8, bilang ka. Hindi niya nakaya. Tulog na. Ang cute. Tulog na. Ang cute. Parang siya happy. Parang siya happy. Parang tulog na. Labanan. Okay na. Labanan. Apoyan mo na yan to. Nalabas na kami. Parang kanina, nasa trip pa lang. Pasumuli. Okay. Labas na tayo. Nag-announce na akong lalabas tayo. Magsimula na sila. Tara na. Oo, labas na tayo. Nag-message ako nun kay Papi. Kumbaga, parang baba pride na to eh. Kasi kahit alam ko na andun ako para hawakan yung kamay ni Paye, alam kong ang gusto ni Paye, inandun yung ate Papi niya para sa kanya. Isang tabi yung tampuhan, yung galit. Yung utak mo na gusto mong i-resist yung lahat kasi nasasaktan ka. Maging andun naman siya. Baka pwede naman kahit paano. Lumambot naman yung puso mo. Okay ka na. Yay! Congrats! Yay! Ha? Oh, dito kami. Mami po. Oh, you want mommy? Ikaw yung inaanak niya pagising niya.